Hola a todos. Yes, yes, yes. This is it, Pansel. Okay. Hola a todos. Kamusta po kayo? Welcome to the live broadcast, our podcast for today. Is it Saturday? Yes, I think so. It's Saturday, August 26th. In the Philippines, just arrived from the airport. At ayan, di ba syempre, kahit galing sa airport, ay, of course, we have to continue the Bardagulan podcast here in the Philippines. Ayan, masyado atang malight. Ayoko ng maraming ilaw. Ayan. Okay. Stop the light. So much light. Masakit na ang aking mata. Kamusta sa? Kamusta, senyor, senyorita? Well, well, meron ba akong sound? Baka mamaya, ay, parang wala naman ata. May sound? Am I? Okay ba ang sound? Hello, mga Bellas. Okay ba ang sound ni Ate Val? Bago ako magdaldal ng magdaldal, ano? Kasi naman, baka naman nag-oola a todos ako. Oo, mukhang toda, mukhang ano, mukhang waller. Okay, so maybe wala naman sigurong nag-aano sa inyo dyan na alam nyo na ay nagsasabing wala akong sound. So, ibig sabihin, may sound ako. Hindi ba? Okay, well, first of all, thank you, Janalyn Napaton, dahil syempre siya ang number one na naman sa ating, okay, podcast for today sa ating comment section. Kaya thank you, Janalyn, for being the number one in our live session. Ayan. Kamusta, kamusta? Universe, world, international. At sa ating mga Bellas in the universe na handang-handa na lumaban ang ating pambato na si Michelle D. Well, she is so busy training for Miss Universe at tandaan natin bago husgahan ng iba ang ating pambato. Sometimes i-appreciate natin kung ano ang meron tayo. At ang mahirap kasi minsan ang mga Bellas, mas marami tayong gusto na makamit sa buhay pero wala naman tayo. Ganon din sa pambato. Ano? Kung ano ang meron ng iba, masyado tayong mapaghanap. Oo, di ba? Bakit ko sinasabi 'yan? Ay kasi naman po maraming mga ganyan ngayon sa social media. Minsan parang ano mo 'yan eh, sa sarili mo 'yan, di ba? Pagka tingin mo sa sarili mo ay napakaliit, no? Pero yung iba, mataas ang tingin mo. Bakit? Parang feeling mo sila yung merong kakayahan at ikaw ay wala. Mm-mm. Bakit ko nasasabi yan? Dahil marami naman po sa ating mga kapwa Pilipino na ganyan, lalo na dito sa pageant world, no? They are longing for something else or someone else. Na especially when representing our country, mas marunong pa sila doon sa mga organizer, no? Sa mga organization. Bakit hindi na lang sila mag-franchise ng kanilang mga sariling pageant para naman ma-represent ang Pilipinas in the international stage. Alam nyo, ganito yan. Pag hindi nyo gusto ang nananalo sa ating bansa, especially in a national pageant, ito ba ay dahilan para laitin ang ating sariling representative? Kasi ang nilalait natin, yung sarili natin, no? If that happens, no? Kung ano si Michelle D, yaan ay nananalaytay din sa inyo. She is part of the Philippines by blood, by heart, by spirit, by tradition, by philosophical attributes, philosophical understanding. She is one of us. And if ever you think na she is not,
deserving. She is not the one. I really like a mestiza looking girl, like Gravides or Miss Baguio, na mukhang Latina kasi daw El Salvador, no? Kailangan mukhang Latina. Hindi sila kontento, no? And some fans would like the other girl, like Paulina Amelenx, na has a European blood, European beauty, na sabi nila mas makakahigit daw pag ganon. We are longing for like Celeste Cortesi, you know, because what had happened to Catriona Gray, akala nila yun ang mag-emulate sa next Miss Universe natin. If Catriona Gray, being a half Australian, half Filipina, made her one Miss Universe, that doesn't mean that it can repeat itself. No? Being a Miss Universe, ika nga galing din yung kay Catriona, there is no formula. Even though ang dami mo pang hap dyan sa katawan mo. At even chap-chapping ka pa. No? Oo, pag pirapirasuhin pa ang katawan ng tao, ganun pa rin yun, no? Hindi ka mananalo ng Miss Universe kung hindi talaga kapalaran ng isang babae. Am I correct? Or merong nagdi-disagree? Ngayon pa lang, mag-disagree na ang mag-disagree at mag-agree ang mag-a-agree, okay? So, having said that, una po sa lahat, bago ako intro lang yan ha, medyo pinapainit ko lang ang mga dugo ng mga belas. Kasi yan ang isa sa magiging paksa natin with this whole lot more in pageantry, especially here in the Bellas, the longest running podcast pageant camp in the Philippines. Only here at Tabalas with your freshest, gorgeous, at galing pa sa biyahe yan ha, fresh. O, di ba? Paano na lang yung natutulog sa bahay at nagpapahinga, pero haggardash, no? Oo, eh ako galing sa work, galing sa haggardash, pero fresh, di ba? Oo, fresh from the oven. Charot. Charot lang, oo. Kasi I'm perfect. Ayan na naman. Mamaya may mga basher na naman ako, no? Nakapila na sila online. Well, I'm ready for you guys. Wherever you are, whoever you are, whatever you do, well, I'm willing and I'm offering a service to you. Okay? So, carry on. Go on, diba? Face to face with Ate Belle. Walang akong tatalikuran. As long as matalino ka at kaya mong makipagbardagulan kay Ate Belle, then I'm inviting you face to face. Bigyan pa kita ng libreng dinner, di ba? O kaya kape. So, no? Anyway, mga Bellas, bago ako magpaka-seryoso, salamat sa aking mga mahal na Bellas. And I am so happy dahil, you know, you are been very supportive dito sa ating longest podcast, live stream, whatever you name it, it's okay. Live ba yan? YouTube live? Podcast ba yan? Anyway, it's your call. Kung anong mapagpapakaligaya sa inyo, gampan na natin yan, no? And of course, syempre, nakikita naman ninyo, wow, look at Janeline, may pa-badge, okay? So, good evening, Miss Belle, anyway, makatulog na rin to, siguro na good evening lang. Ayan, good evening naman sa'yo, at di ba, that is what I am saying, the badge, kung napapansin nyo sa pangalan ni Janeline, there is a badge, so meaning, sikat siya, no? Ang taray. Tinalo pa ako. My gosh. In YouTube, may pa-badge lang naman si ating Janeline. Yan lang naman po ang mapapala pag kayo ay nag-member dyan sa ating membership with Abellas here at the number one podcast pageant camp in the Philippines. Okay? And plus a 100% cotton Belle Lustre coming from Korea. No, charot lang. Made in the Philippines lang naman po. Pinagawa ko po siya.
Diba? Kasi I'm a designer as well. So, pinili ko ang pinakamalambot as much as possible na fabrics and t-shirt na I've been giving it away for the members. Okay? Pero, kung hindi man kayo members, it doesn't mean I don't love you. I always love you, Bellas. At alam nyo yan, no? Nakikita nyo naman, basang-basa ko ang lahat ng mga, okay? May makalimutan man ako, siguro, very minimal, okay? At hindi naman nauulit na nakakalimutan ko kayo, hindi ba? Meron ba kayo na experience na dalawang beses ko kayong nakalimutan sa ating mga comment section? Waler naman, diba? Pero, if ever there is, baka may balat ka na sa ano niyan, sa likod or anywhere, no? Kasi, dalawang beses nakalimutan ka sa comment section ni Ate Bel. Hala, I never discriminate nor exclude someone in the comment section. Kahit na basher, hindi ba? Binabasa ko pa rin. Diba? I've been very cooperative to everyone, no? Kahit kasi, for me, kahit basahin ko basher, it doesn't matter. Why? Ang nag-effort din siya, pumunta sa ating channel, nag-comment, so acknowledge, no? Pero kung mambabastos ka bilang basher, alam mo, papatutunguhan mo. Okay? May nagwagibang bashers dito? Diba? Wale. Oo, ayan. May commercial pa rin ako. Mas dumami ang commercial ko. Diba? Okay, wala naman akong ginagalaw, pero income is coming. Charot. Oo, charot lang. Oo, konti lang. Diba? Hindi naman madamot si Whitey. Anyway, let's move to the topic. Ano ba magiging topic ni Ate Bel? So, bago ang lahat, Clyde, how's everything? Okay, goodbye. Parang galing akong Australia. Not really, Korea lang naman. Okay, sa North Korea pala. Charot, oo. Nakipag-ano ko kay Kim Jong-yong. Nakipag-meeting. Charot, naku, baka mamaya mapasabog ako dito, no? Oo, huwag tayong magbiro ng ganyan, no? Well, oo, dun lang naman sa Myeongdong yan, okay? Good evening, Miss Val. Yes, love you, Clyde. And of course, we have... Who's this? Ito. Collins. Hi, Collins. Alam nyo, hindi ko nakukompletuhin yung mga pangalan nyo. Yung madali ko lang mabanggit, no? Kasi minsan mahirap nang i-pronounce. Forgive me, ha? Hindi ko naman kayang i-effort pa ang lahat ng fully. Minsan, ahahaba ng mga pangalan, no? So, this is just Collins is enough, right? Hello, Miss Bell. Malaki ang laban ni Miss D. Kasi yung mga Latinang yan, ito, magkakamukha na silang lahat. Pati si Antonia, kamukha ng mga Latina. Well, not to mention, matatapang ang mga peslak nila. Aminin nyo, no? If not, yung standard of beauty na sinasabi ng mga Latina and Westerners, European, whatever, the Americas, they always tend to exaggerate the standard of beauty that they are the one, no? Yan ang mentalidad na dapat tanggalin ng mga Pilipino, especially the fans in pageantry. Remember, kung anong meron ka, makontento ka, no? Kung ikaw ay moreno, morena, edi i-love mo yan. Bakit kailangan mong paputiin, no? I know na some of us still have that mentality na maganda ang mapupusyaw, maganda ang mga kutis, ano? O nga naman, no? Pang ivory ang kulay mo. Well, eto masasabi ko dyan. I don't have, I'm not against pala doon sa mga nagpapaganyan. Okay? Buhay niyo yan. I respect it. Love it. If you're happy at marami kang perang pang gluta, edi why not? Do it, di ba? Kasi you are aspiring to be like the Philippine celebrities na alam niyo naman, no? Pagka medyo in the lighter side, they are what? The A-class, kumbaga A-listers in the Philippines. But remember, in Hollywood, di ba, it's the other way around. Nagpapatan naman sila. Kaya nga nagkakaroon na halos ng skin cancer ang ibang tao sa ibang bansa.
'di ba? Because of the ray or the ultraviolet, no? Kasi that can cause skin cancer because of so much exposure to the sun, or if not the sun, yung mga tanning salon, masama din po 'yan. Overexposure to that ultraviolet ray on the tanning salon, inside the tanning salon, eh, masama po. Diba? And same thing sa mga gluta, whitening stuff na hindi nyo naman alam kung if this is like FDA approved. But if it's FDA approved, like legitimate pharmacists, like, you know, Pfizer, wherever brand is that, edi go lang tayo ng go, no? Kasi FDA license approved yan. Pero let's be careful, no? Hindi naman masama yan. Buhay mo yan, magpakaligaya ka, go for it kung diyan ka masaya. Pero alam nyo, hindi dahil pumuti ka, eh, you are one of those Europeans or Westerners na tayo ay in love pag nakikita natin yung mga skin nila, no? Kaya naman here in Asia, when you saw someone na talagang in the lighter side, we are so in love with that person. Hindi ba? Kahit mga kalalakihan, wow, kutis ano to, no? Yung parang ano daw, parang ewan ko, yung arose na arose. Even men, no? In the Philippines, when they saw a girl na ganon, kutis porcelana daw, no? Ang tawag nila. Not really. I don't think so, no? When you say cutis porcelana, it doesn't mean that it is, you know, it only describe yung mga lighter skin to, no? Pag sinabing ganon, kailangan na makinis ka, pantayang kulay, walang maitiyam, no? Kasi meron nagpapute, pero may naiwan naman, no? May stained in the, alam nyo na ibig kong sabihin, no? Sa mga underarms, no? Kaya nga may mga skin whitening. Pumuti ang katawan, naiwan ang mga parts na mahirap paputiin. So, pag ikaw naman ay pinagbikini, so lalabas at lalabas ang katotohanan na it's not natural, no? Yon ang nangyayari sa mga nagpapawhitening, no? Ganon ang nangyayari. Nakikita nyo pagka yung mga Westerners, ang ganda na, pagka nag tan sila, yung mga mapuputing part naman, yung mga underarm nila, yon ang mapuputi. So, it's not bad as if na pangit, pangit tingnan yung ganon, no? Kasi, kahit maitim yung outer part, yung mga labas ng, ano, di ba? Balat, eh, okay naman. Pero pagka gumano ng mga kilikili, nakikita nyo, ang puputi, no? Kasi yun ang mga totoong kulay nila. Kasi nga, itinatan. So, pero, ang linis tingnan. Diba? It looks nicer. Unlike here in the Philippines, na ang puti-puti ng balat, and then pag gumano na, super dark, no? Why am I talking about like this? Para ba akong page? Para akong esthetician, you know? But really, kung talagang you have that porcelana, 'di ba? Kailangan pantay-pantay, walang mantsa, no? Pero kung may mantsang naiiwan, 'di ba? Eh nako, magpalit tayo ng ano, ng bareta. Mukhang ano, kailangan kinisin pa 'yan, no? Kaya mahirap 'yon. So 'wag ipagpilitan, no? Kasi ang pangit, no? Ang puti-puti tapos ang itim ng ganoon. 'Yon ang parang out, no? Kasi on the other way around, mas magandang tingnan yung mga maputi na nagpapaitim kasi nga, naiiwan yung white nila doon sa mga singit. Di ba, makikita mo yung mga singit-singit nila, ang puputi. So, parang hindi weird tingnan, ano? Parang sa kanila, ayaw nila yun. Kasi gusto nga nila, pantay na pantay. Kaya pagka nagtataning sila, halos hubad, no? Talagang walang saplot. Ganon. Pero, whatever it is, no? I don't think na hindi alam ng iba na pagka ganun ang kulay mo na parang superficial din. Miss Universe, they have like, para kang iniimbestigahan din yan. Do you really like look like that when you were a child or something like that? No? Kahit nga hindi Miss Universe eh, no? mga netizen na ang naglalabas ng mga totoong itsura ng mga candidates, no?
At kaya naman, nung nilabas si Catriona doon sa kanyang, natatandaan niya yung Miss Universe na inilalagay yung mga candidates sa screen, tapos andun yung mga pagkabata nila, no? Paano kung iba yung itsura, tapos inopera ka, pinaputi ka, tapos ang iba pala yung itsura mo nung baguettes ka. Parang nakakahiya, ano? It's like, what happened to that child? She looks more beautiful when she was a child. And look at her now, like a robotic, you know, artificial intelligence ang itsura, no? And that happens right now kasi we tend to love that beauty na Latina na they are not really like that in reality. Mas magaganda ang mga Pinoy. Ewan ko ba kung bakit, no? Pero I've seen a lot of people, when you are well-traveled, mas magaganda ang ganda ng Pilipina, ng Pinoy, at mas gwapo sila. Bakit? Ewan ko. Tayo, hindi pa tayo haluan ng kahit na ano. Pero sabi nila, lahat daw tayo may lahi na, no? Kasi from the ninuno, the century, ganun, decades, may halo na rin, no? Ang ating mga parents. So, kaya talagang mix na tayo. Kahit lumalabas sa DNA mo, father nationality Pilipina, mother mo nationality ano, yung mga kanununuan, ang nununununuan, may mga hinalo na rin, no? Kaya we cannot say that we are from our ninuno ng ninuno, eh we are 100% walang nahalong lahi. Kasi noon pa lang, ang mga Banyaga, they come here, eh anong nangyari, no? Kaya nga dumami ang populasyon, not just because of the help of the Filipino men and women joining together, but of course, may mga international marriage na before, remember? So, having said that, ano ang pumapatok na ganda sa ibang bansa? Para sa akin, mas pumapatok yung gandang Pinay kasi ito ay kakaiba. Bukod sa ito ay kakaiba, pag pumunta yung ganyang morena ang kulay, halimbawa morena ka, Pilipina ka, I don't know, maloloka kayo dahil ang gagwapo ng lalapit sa ganung ganda. Minsan, merong blonde or merong girl next door na akala natin alam nyo yon, no? Yung mga iniidolo nating mga celebrity. No, halos ganoon ang mga pag-iitsura. Pero mas guwapo ang magiging boyfriend ng mga Pilipina kesa doon. Bakit? No, magtataka kayo. Did those guys are blind? Are they yung standard ng beauty ba nila nag-lower? Not really. For them, important ang dating ng mga Pilipinas. Baliktad, no? Tayo ngayon ang imported sa kanila. Tayo ngayon ang mabangong tingnan. Tayo ngayon ang kaaya-aya. Kahali-halina. Ang Tagalog ko, ang ganda. Kaaya-aya, kahali-halina. Eh, yung mga ganong ano, dalhin mo sa Amerika yung mga Latina. Di ba, ang dami na rin, no? Punta ka San Francisco, no? Oo, sino ba yung mga taga-LA dito? Who lives in San Francisco here? Sa Belas. Hindi niya ba napansin? Pag pumunta ka doon, para ka na sa San Diego, di ba? Wow! Para ka na sa lahat. Kaya, you know, and even Puerto Rico, it's still like, masasabi na natin USA na rin. Kaya nakikita niyo sa mga Puerto Rican candidates, remember, they all speak well, no? Especially parang native sila pag nagsasalita. Nakita nyo ba pag pumapasok ang mga Puerto Rican in the top 3, no? Usually, parang Americanized na ang kanilang mga style, especially in speaking, no? Hindi lang yung kilos, yung speaking nila. Kaya it sounded what? Really good, no? So, mali yung imahe ng mga Pilipina fans regarding those queens na pagka may pagka-Latina or European ang look, they are the standard. Remember, hindi po yun ang standard ng beauty. I can assure you that. Especially this
day and age. African beauty are now getting higher as well, no? Yung mga people with people of colors. They are. Sila yung mga bankable. When you see bankable, sila yung mga mas kumikita. At alam niyo ba ang perception when you are blonde in, or when you are a white person in the US, ikaw yung hindi siniseryoso. At sino ang siniseryoso? If not black hair, brunette. Bakit ang mga blonde, ano ang kanilang perception? Alam nyo, ano ang perception ng miscommunication? Flirty, prosty, no? What is prosty? Paki-explain kung sinong may alam dyan, paki-type ang ibig kong sabihin. When you are white, hindi ka kasiryo-seryoso. Remember, in the Philippines, may kasabihan tayong right now, ha, yung mga kasabihan ng mga new generation, no? Ito ba ay isang siniseryoso o pwedeng barkadahin lang? Di ba may mga ganong term, no? Ito ba ay pangbarkada lang o pangbahay, pangseryoso? Usually, yung iba, pang playtime lang. When you say pang playtime, yun ang mga one-night stand. Sino ang wina one-night stand in the US? Most likely, white. Now, you get me, no? But not at all. I'm not degrading them. But if you go and live there, malalaman nyo ang sinasabi ko. Sometimes, no, yung mala Jennifer Lopez ang nangingibabaw sa Amerika when it comes to, oh, diba? Kahit pasabihin nating Latina or anything, brunette or yung may pagka Asian ng konti, no? Ang mga humahalimaw ngayon ang nagiging parang dapat seryosohin. You know what I mean? Although there's still discrimination, kaya nga mayayabang ang mga white ngayon dahil kaya nga nagkaroon ng mga Karen, ano, nang di-discriminate ng mga Asian. Eh ngayon, hindi na nila ma-discriminate ang mga Latina kasi sanay na sila dahil maraming ganyang itsura ngayon. Parang sila nga yung parang nangingibabaw kaysa sa mga white people. But now, paras nagjo-join force na ang white and then the Latina. Kasi Latina tend to think, yung mga nakatira sa Amerika tend to think that they are also Americans, no? Yung kanilang itsura ay typical American. So, it's not the white anymore. It's not a white-dominated society or a white-dominated world anymore in the US, but it is the yung mga tanned skin tone na ano, hindi lang not necessarily Latina but also coming from like other countries like South Africa. Hindi naman lahat people of color, no? Hindi naman lahat ganun. Basta medyo morena ang pinanggalingan kahit saan pa yan, eh patok na. Kaya nga, uso yung mga tube, no? Na sinasabi. Tanning, magpapatan ka lang. Magbabayad ka ng dolyal. Dolyan. Ano ba yung Akoy na, babalals. Okay? Nagbabayad ka ng malaking halaga ng dolyar para ikaw ay maging morena lang. Kasi nga, gusto nila seryosohin din sila. Ayaw nilang masabihan sila na babaeng prosty. Oo, the snowman. Charot. Oo. P ho yun, ha? Hindi F. P. Okay? So, read my lips. Ganon lang ang ibig kong sabihan. Okay? Eto. Si Michelle, ibang-iba ang mukha, di ba? Lilitaw na litaw at kakaiba ang ganda sa Sea of Latinas. Okay, kaya palagay ko, Collins, nagkakamali yung iba when they say na yung kagaya nila Antonia, no?
ang maghahasik ng kagandahan doon. And I beg to disagree. Let's not underestimate our own representative hanggat wala pa sa El Salvador. Sawang-sawa na sila sa mga mukhang ganyan doon. Diba? And even US, no? Yung candidate ng US, sometimes nagiging ganyan na rin ang itsura. Hindi ba? European, halos ganyan na rin ang itsura. Hindi naman sila half, pero it's just almost just the same. Anong wala halos pagkakaiba. And even yung ating kapitbahay, di ba? Sasabihin, hindi naman Latina daw. Danish, Denmark, whatever, no? Kung ano-ano pa yun. Kahit saan pamparte ng European, it doesn't mean na sinabi nating Latina siya, no? She has that Latina look. Ang sinasabi natin dito, Latina beauty, no? Latina look alike. It does not mean about the blood, the ethnicity, the race. We are not pertaining to that. We are pertaining to the similarity of beauty. Get it or not? No? Yung mga kumag-isip, kailangan pang ipaliwanag dahil may mga batang utak, no? Sinabi ng similar beauty, pati dugo dinamay, no? When you say look alike, please go to the synonyms of that. No? Meron kasing mga pilosopo. Eh, hindi naman po siya dugong Latina. Sinabi ba akong dugong Latina yan? Hindi. Ang sinabi ko, dugong German Shepherd siya. Okay? Tantanan natin yung mga ganong mga pilosopong mga ano, ha? Minsan mag-isip-isip, no? Mag-isip-isip, no? We are talking about, pertaining about the beauty, no? Beauty. I'm not even talking about the different kinds of beauties, no? Just one. Beauty. Latina beauty or European beauty. Just almost the same. At ilang girls, diba, na ganyan ang mga pag-iitsura, ang nilamon lang naman ng ating mga pambato. No? Ariela Arida, Janine Togonon, marami pa. Venus Ra, Shamsind, Maxine, and even in the Miss International, Miss Earth, nakikipagbardagulan tayo sa ganyang ganda. Natalo ba tayo ng mga yan? Pagka ang mga nilalaban natin ay ano? I don't think so. At sasabihin pa, manaluto ang Miss Earth kasi daw more on mga Pinay beauty ang umaalagwa. I don't think so too. We have Oriental beauties there, no? Even our present Miss Earth is from Korea. Ano ba yun? Mukhang Latina ba yun? Mukhang European ba? Si Miss Anyuaseyo? Gamsameda? Of course not. Oriental, di ba? Kahit maputi siya, she's in the lighter side. She's Oriental, no? Okay. So, nakita niyo naman sa caption ko. Eto palang tatlo na ito, no? We have Nicaragua. We have Puerto Rico. Alam mo, pag palit-palitin mo ng buhok to, magkakamali kayo kung sino sa tatlong yan, si Puerto Rico, si Nicaragua, at si Venezuela. Hindi ba? Tingnan nyo pati mga make-up nila. At sino ang gumagaya niyan? Mga look na yan? Well, sa kapitbahay natin, no? They really fall in love with that kind of beauty. They believe that their own beauty in their country is not as pretty as them. That's why they choose, no? Always they choose same kind of pattern ng kanilang standard of beauty. Is it right or wrong? Well, I don't judge them, but all I can say is
when you start commenting about our country, about our representative, then I will start talking about their country as well. Am I correct? I'm just returning the favor. Walang mali doon. When you will not stop on criticizing our representative for being a morena, for being an oriental, and all you can say is that being an oriental is ugly, and that the beauty standard is you have to look like Latina or you have to look like European. Is that so? Eh, kaya naman pala laging laglag ang mga mukhang Barbie, no? Kaya naman pala laging sila ang ginagawang the other woman sa mga pelikula sa Hollywood. Kaya nga, 'di ba? O ang mga white girl nagiging parang mukhang Asian na. Because they want to imitate our looks. Baligtad, no? Sila ang gustong gumaya sa atin. Even the makeup, even they try to emulate yung mga Korean skin, mga Korean Chanel and Barda Everdoodles, no? Yung mga Japanese way of doing their makeup, yung parang mga seamless, yung parang mga natural makeup. Dati kasi sa Amerika, walang mga natural. But with the rising Korean and Japanese products, yung pagdating sa skincare, nauso yung mga glass skin, okay? Glass skin, o oh, diba? Gumanon pa, glass skin, o oh, pawis lang naman yan. Oh, I'm not really that glass skin, okay? Pawis skin, yun. What I mean is, hindi na nyo napapansin na sila na mismo ang gumagamit. Pero tatalak sila, no? Tatalakan nila ang Philippines. And, you know, I get it. Why there are candidates and Latinas, especially from Colombia, Venezuela, Puerto Rico, who hated the Philippines so much, and other Latinas too. Why? Sa lahat ng mga Asian, tatanungin ko sa inyo, sinong makakapagsabi? Bakit? Ano ang dahilan? No? Can you give me a specific? Lagi silang nagsaside sa kapitbahay natin. Pagka magkakaroon ng connivance o kaya yung mga alay-alay, laging tayo ang enemy number one. Bakit? Anong rason doon? Bakit tayo ang naging enemy number one nila? Eh, sino bang nakakatunggali nila head-to-head, no? Pangdating sa mga top 2, top 3, sino ba ang nakakasulot sa mga corona nila most of the time? And hindi ko na lang pagyayabang yan ang mga data, pero you know the data, right? So kung alam nyo naman, kaya nagtataka ako why so many pageant fans in the Philippines doesn't even know the data what our beauty queens have achieved, no? We are in the rankings of the powerhouses in pageantry, pero hindi nila alam na ganun tayo kabigat, no, in terms of pageantry. Kaya nga tayo ang kinikritisize, kaya nga tayo ang laging idinadamay sa mga usaping even we're not involved. Did you get it? Sa mga hindi nakakaalam, yun ang dahilan. And the other thing, ano pa? Ano pang dahilan? Give me other beautiful reason, no? Okay, so Ives, kamusta ka Ives? Yung mga first name, last name na lang ha. Kung ano man ang masambit ko dyan, huwag na yung full name. Okay, hi to you. And of course, Mr. Frederick, ano to, Frederick ba to? Tama, okay. Yes, kamusta naman? Para kang si Federica, no? Sino ba yung merong,
beauty queen na may Federica. Indonesia yun ano. Oh, bad for Indonesia kasi they're out. Ouch. Oh, masakit ba? Indonesia. Kaloka. Well, that's the truth po. Wala na po ang Indonesia. In the 72nd Miss Universe, they were not allowed to join again and again. Oh. And it's over and over sa kanilang pangarap na corona. And that's what we called karma. Karmi. Mm-mm. Kaya, yon ang ibig kong sabihin. No? If you attack the Philippines, all of a sudden, what you do to the Philippines bounce back to you. Triple. So, if you think the Philippines is not as beautiful as your Latina kind of beauty and European kind of beauty, well, where's your standing? As your standing, no? Itanong nyo yung standing nila. Then I'll speak to them. Pero kung mas mababa ang standing mo, eh labas, no? Oo. Che, out. Che, chupik. Ganun, no? Kaya yung mga kapitbahay natin are trying to be somebody else just because yung owner eh nasa ano nila, nasa side nila, sinasabi dahil daw yun ay taga doon. Well, tingnan natin. Let's see about that. Kung matalino ang owner at talagang businesswoman at iisipin niya ang makakaganda sa negosyo niya, especially hindi yan originally business, what, entity about pageantry. Nasa mga films, nasa mga teleserye siya, nasa mga kung ano-ano pang mga entertainment, shows, events, and stock market pa. Kung, di ba, ang layo-layo niya sa pageantry. Although may mga fashion siya, pero still, napakalayo. At yung mga ganyang mga business icon na sinasabi, no, tycoon, business tycoon, na syempre, Miss Anne, Madam Anne, is, you know, with her achievement na talaga naman nakabili ng ganyang entity, eh, ang pinasok niya, eh, pageantry. Do you think na ngayon pa nga lang, naloloka na kayo sa mga sistemang iniiba-iba niya. Just because she is not that typical pageant expert or, you know, she's not knowledgeable about the usual thing na nangyayari dito sa pageantry. Kahit pasabihin mo, ang business-minded, kailangan pag-aralan bago pumasok sa business. But not necessarily na papasok ka sa isang out of your industry and going to another industry, eh expert ka kaagad. In pageantry, even beauty queens cannot be an expert to their performance on stage kahit ilang taon pa silang magpasarela. Yung pa kayang kapapasok lang na imamanage ang pageantry, I don't think so. It takes time to learn everything. And kung sasabihin nyo, meron namang, ano yan, parang default mode, no? Yung sinasabing default mode sa ating mga computer program na sinasabi, no? Well, I don't think so. In pageantry, it will really, really hard to determine even the expert who will win a competition. Kahit kami mismo nahihirapan pa din, no, mag-determine. Nakikita nyo, maraming mga pageant expert NME na minsan hindi rin nila na-detect kung sino ang totoong magiging winners. It's just because even it takes years of your experience in pageantry, pageantry is still a tough business to conclude or an entity or a competition. Ibang-iba siya sa competition about sports. In sports,
mas madali eh, no? Kasi may mga rules sila. Oh, in basketball, they have foul, they have ganito, ganyan, may mga technicalities, no? When you go to tennis, like sports, pag out-out, pag inside-inside, no? And that is the difference. Mananalo ka when you flawless ang iyong performance at very precise ang iyong inside lagi ang bola mo in sports. O kaya shoot na 3 points ka lagi. Oo. Eh pagka lumis ba ang bola mo, may points ka doon. Waller, di ba? Kasi sports yan. What I mean, why I compare sports to pageantry? In sports, mag-practice ka lang ng super practice, mananalo ka, magiging legend ka in the future, no? Especially if your mindset is like those Michael Jordan or Federer, Nadal, or whoever it is, no? Pagka ganun kakaano yung mga mindset, no? Eh, madali ka magiging Grand Slam champion. Pero in pageantry, can you do a really... pag sinabing Grand Slam in pageantry, it's like Miss World, Miss US, Miss Earth, Miss International, and yung mga Grand Slam. Merong bang nananalo ng sunod-sunod na ganun, no? Parang in pageantry. It's really hard to do that in pageantry. Really. Eh, pero... merong gusto daw mag-break, no? Ng mga ganon. Parang gustong salina na lahat ata. Anyway, I don't want to sound intriguing, pero bahala na kayo kung sino siya, no? Malay mo, makuha nga niya ang Grand Slam in pageantry. And she is the only woman in the history who can do that because of ambition, no? Eh, especially right now, hindi naman dinedenounce ng pretending to be Grand Slam pageant. Ang kanilang pageant, no? If you are a Grand Slam pageant, you won't let your champion compete in another Grand Slam. And that is pageantry, hindi to sports. Hindi yan kukumpletuhin na para kang si Rafael Nadal o kaya si Roger Federer na ikukumpletuhin yung kanilang Grand Slam o kaya si yung isa pa, no? Novak Djokovic na nakukumpleto niyan. May French, may Wimbledon, may US Open, merong what? No? French Open, lahat ng open, no? And so para sa akin, maling isipin ang pageantry ganun kadali. It's not. It's really not. Kasi every year, kahit anong practice ng mga girls na naggusto maging beauty queen, nagpapalit ng mood ang taon, and then merong patok ang beauty mo ngayong taon, the next year, hindi ka na naman bet. Merong naman ang beauty mo, bentang-benta this year, next year, hindi ka bet. Kaya ang mga beauty queens, they try to analyze kung in ang kanilang mga kapeslakan, o eto ba ang standard ng ganda na gustong manalo ng Miss Universe Philippines, o kaya ng Miss Earth, tinitimpla nila yan. At pag hindi nila natimpla ng maayos, matatalo sila. Is that easy to do? No. Kasi kung basta ka lang laban ng laban ng laban, matatalo ka sa pageantry. And that is pageantry right now. You have to see, you consider the politics as well. Ano ba ang tema ng ano natin ngayon? Sino ba ang in ngayon? O, di ba? Ganun yun. Minsan, we follow the trend, we follow the ano. So, pagka ganun ang trend, ganun ang magiging itsura ng mga magiging winners. So, it's really hard na, paano kung hindi ka naman ganun? Kahit ang tali-talino mo, pinractice mo ng super-duper ang pasarela. Pero ang questionable naman, yung ganda mo. Diba? Ang bet na nila ngayon, dati bet ka nila kasi first runner-up. Kaya mahirap yung ginagawa ni Michelle D, you know what? Kasi when Michelle D won the first runner-up, it is a pressure. Kasi you're almost in the, you know, ikaw na ang second to the, to the winner. So, what if hindi siya ang bet ngayong this year? Yung ganyang ganda na Michelle D na itsura ng MUP, tapos sumali ulit na, eh, kano kung hindi na yan ang bet na ano nila, paano kung si Gravides na nga, no? Si Miss Baguio, o si Miss Pampanga, si Manto, o kaya si ano, yun ang mga bet na nila ngayon. Pero it's, hindi pa rin, ano?
kasi nagkataon naman na that is El Salvador, kung mga parang mala Westerners o Latina looking ang ating ipapadala, no? Sino ba doon sa limang yon ang pipiliin mo? No, na nakakasagot, na mukhang reyna. So, if we are going to question those things, dapat alam din ng mga taong mga bashers na pinanganak lang maging basher pero hindi tinitingnan. Hindi ba sinabi ni Shamsi Susu na we need to recalibrate our choices. We cannot abide by the ala Catriona looking woman all the time, ala Celeste Cortese looking, ala Gazzini looking all the time. Remember Celeste Cortese and Gazzini Ganados were so beautiful, even Rabia Mateo. They have that Latina looking face and even a European face, no? The only one who got successful is who? Catriona. And even Pia Wurzbach, nasasabihin nga may German blood. Oo, di ba? Biologically, German blood. Pero nananaig pa rin ang what? Morena Oriental beauty kay Pia Wurzbach, no? Isang morenang pinaganda. I don't even see a German shepherd or a German shepherd. A German look in her peslak, no? Waller. Wale. Pinay na Pinay. So if ever, may mga happies tayong ganun. Happies means half, yung mga mixed blood, no? Happies. Kung may mga happies tayong mga oriental beauty, why not? Like Michelle B. You know, she is also half, di ba? But, I believe niya yung father niya, he half din. Hindi naman purong, ibang lahi. May halong Pinoy din. I believe so, no? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, baka naman pure na ibang lahi. Pero hindi eh. Si Derek, di ba? Yung kanyang dad ay nagtatagalog. So, ano, ibang lahi ba yun? I don't know. Pero I think pure, no? May isa siyang pure nasa mother or nasa father side. Correct me if I'm wrong. So, kayo ang magsabi dito kasi I really also need to know kung magkaiba ba ang pinagmula ng tatay, yung tatay ni ano, ni Michelle, yung mayaman. May mayaman talaga nakadikit, no? Director, diba? Director yun. Yes, hello! Nabasa ko na itong kay Frederick. So, let's move to another one. Okay, para mabigyan ng iba. Menandro, hello Bella, hope, ito naman tayo, hope, ano to, I firmly believe MMD will be our next Miss Universe, yes, I also believe that, and thank you Menandro for being here, very much, Latina. Diba? Ang kanyang pangalan, no? Mga Latino. Latino pala kasi lalaki, no? Latino ang kanya. Menandro. Menandro. Mi amor. Mi corazón. Diba? Yung mga parang ganon, no? Parang kay Marimar. Diba? Yung kay Marian noon na tama. Kinuha ba sa Spanish yung parang Marimar ever na ganun, no? Menandro ba yun? Parang, ewan ko, Fernando? Mga ganun, ano? Fernando, mi amor, mi corazón, quiero mucho dinero. Charot. Gusto ko daw ng pera. Ayan, mi amor, no? Pero, quiero mucho dinero. Hindi pala si Mi Amor ang gusto niya. Pera. Ayan, Clyde. Puro naman po dagdag at bawas ang mukha nila. Okay, Clyde. O, trivia po. Latinas ay isa sa mga bansang nag-i-invest sa Botox. Yes. At remember, ayan palang nasa side ko. Pare-pareho na ang kanilang looking. Diba? And even Antonia,
Nagkaiba ba ang peslak niya sa mga yan? Akala kasi ng mga kapitbahay, no? She is going to beat na talagang bonggam-bongga na napakaganda daw, sinasabi. Paano naging standard ng beauty yung ganon? No, that's the question. How? Itanong nyo nga, pag kami nagsasabing hindi maganda, discriminatory yun, no? Kasi parang ang tingin nila sa Asian or Oriental beauty are, what? We are not beautiful or not pretty at all? How come? Sabihin nyo, how dare you say that being an Oriental is not beautiful? For goodness sake, no? Oo, shame on you. Ganun ninyo. Diba, shame talaga nila. Okay, Clyde, babalikan ko yung isa mo pang tanong, pero let's move to another person, okay? Para naman mas maganda yung flow. Gising pa po, Miss Belle. Ay, ayan, oh, di ba? May pa-badge. Mm-mm. Okay, speaking nga pala of Jeneline, kung ano ba yung pinagsasabi ko about yung mga badge, ayan po, when you join the membership, you know, your name will have like, katulad niyang kay Jeneline na ganyan, ano? Ano ba ang napapala pagka na-member? Well, for now, because kukunti pa lang naman kami, we're not as madami, we're still like planning, no, what we can have. But right now, all I can provide is the badge and of course, a 79 pesos yung sa registration lang. Eh kung yun ay mahal, then don't do it, no? Kung mahal, kasi I'm not a pushy woman, no? If that 79 can buy rice to you, you might as well buy rice, no? Kesa mag-register ka. Pero kung ikaw ay, kung halos bumili ka naman ng mga applications sa iOS o kaya sa Play Store na 2,000, 3,000, my goodness, ano ba naman ang 79 pesos, no? Okay, siguro naman, hindi ito makakabawas. Well, all I'm saying is, it's really your decision as well. But I am planning to have our mini live or mini screening. Parang magkakaroon kami ng own group chat with this na makikita nila yung aking get to know Ate Belle personally. No? What I do, where I go, yan. Ang pinaplano ko yan na every time na ano yung parang imamay day mo all the time, no? Parang ganyan. So, meron kami may mga pa-live streaming na ganyan. And only the members can actually access to that, no? Yun lang naman po ang may pa-promise ko for now. Kasi you cannot promise heaven and earth, rainbows, mountains, sea, and treasures of gold. Nag-member ka lang, hihingi ka ng treasures of gold. My goodness, hello? Oo. Well, baka bigyan ko kayo ng mga libro, yan, mga treasures of gold. Kasi, we rather read books, no? And I really recommend this kind of books. Maybe pag ako ay sinuwerte sa mga members, I can also afford to give them a copy of this book. It is a 101 Secrets on Winning Beauty Pageant. Okay? So, I am not just a blogger who never learned, who never grew. My mindset is to grow. Ayoko maging bulaang propeta. So, lingid sa inyong kaalaman, I also do my own understanding on the flow, the philosophical concept of beauty pageant, why people answer this way, how people answer that way, what are the qualities that the judges are looking for? Ano ang mga do's and don'ts ng pageantry? And I know for some, it's not good kasi you are not interested. But if you are into pageant, this book is really good. And nasa Amazon naman to. You can also buy it for yourself. But no, siguro mga $30 to $40, no, ang libro na medyo may kamahalan, ganon. Pero sometimes we are ignoring books
But remember, when you learn, you grow. When you grow, you succeed. Okay? Kaya, minsan, we tend to downgrade ourselves. Eh, nasa sa atin din naman yun. Pero if we continue to learn, eh minsan, hindi naman sa pag-aano, no? Maraming iba dyan na they only go for the chismis side in the pageant, in pageantry. I want this pageant as a pageant camp because you can learn the inside and out of pageantry. Not just news, hindi lang yung puro balita, no? Nasinawat, manluluto, nasian, ang daming boyfriend. Hindi ganon, no? The death of pageantry is also what I can say. Dito niyo lang malalaman na ang pageantry pala, it's not about having that crown. Even tayo, mga simple na tao, when we focus on those things na ginagawa ng beauty queen, and then we try to be part of that lifestyle na meron sila, maiintindihan natin how they went through those tough times and challenges na hindi natin naiintindihan. Na sometimes we can just bash them for not having this, no? Minsan, meron din tayo sa gown na lang eh. Gusto ba nila yung gown na talagang sinusuot nila? And even the costumes. Sometimes, with some political issues within their country, maraming mga candidate, hindi nila gusto ang sinusuot, pero yan ang dapat nilang isuot. Alam niyo ba yun? Pero ang ibabash, kandidata. Even MJ Lastimosa, naging issue yung suot niya during the Miss Universe. Remember MJ Lastimosa? And even now, she still mention those moments na, ay nako, nagsuot ako ng laruan, nagsuot ako ng palamuti sa pageant. Diba? She always bash herself. O, diba? Parang niya kinikriticize yung kanyang, pero, it means na, ngayon niya lang natapag-aalaman na, hindi niya ginustong isuot yung ganun. It's just that the management, the organization, has a deal with that designer. No? Kung sino man yung gumawa nun, eh, kailangan mag-abide lang. Pagka hindi ka nag-abide, o sige, yung first runner-up nang ipapabadala natin, out ka. Eh, syempre, pag beauty queen ka, pinangangalagaan mo nga crown mo, no? And hindi natin alam na pwede pang tanggalin sa kanila yung mga corona nila, no? We don't know that. Ang alam lang natin na basta-basta lang na pwede nilang gamitin ang gusto nila. No, it's not. Look at Indonesia right now, no? Ginusto lang ba nila na hindi sila makasali? Of course not. No? May mga, ano yan, political reason, government problems with another country, yung mga gano'n, yung mga passport ng Indonesia are no very limited. Ang kanilang pwedeng i-travel o pwedeng puntahan. And that is happening not just to Indonesia but to other parts of the world na maraming bansa na ganyan. So, minsan, I really encourage everyone na let's not just focus sa mga chismis side ng pageantry. Let's just focus on the inner side of pageantry. Why? Bakit hindi ka naman magko-contest, no? Bakit si Ate Bel pinupush tayo? No, it's not about that. You can use that in your life too. What the beauty queens are fighting for, you can also fight for. When you use those things, napag-alaman ko yan kasi I've tried to do my research, no? I tried to read books about pageantry. Bakit ganun ka? Bakit talagang ang mga pageant? Minsan talagang abogado pa, no? Like who? Di ba mga abogada dito sa mga Pilipinas? Sumasali pa dyan. Akala natin they wanted fame or something. No, it's about moving
yung magkakaroon sila ng positive outlook in life, it's also one way why they enter pageantry. Pageantry can change their mindset into something. Yun ang mahalaga dun. Win or lose, you learn something. Parang they can relate pageantry into their own life. Mm-mm. Ganun yun. Yes, kamusta ka naman? 12. Hello po, Miss Belle. Ayan, kamusta ka na po? Okay, watching from... Ano to? Saan to? Anta? What's... Oo, saan yan? Alham din niya. Ah, Jeddah! Oo, okay. Sa Jeddah. Ang layo. Wow. 12. Oo, parang hindi ko alam ano. Eh, hindi naman bago si 12 dito. Para akong bago ng bago. Okay? Kasi hindi mo naman dati binanggit yung alam. Pero nakita ko yung Jeddah, o alam ko na. No, ganun. Oo. Huwag mo naman sabihin, hindi ko na naalala. Si Ate Belle naman, lagi na lang nakakal... Hindi naman. Oo. Diba? Eh kung ang pageantry nga, hindi ko makalimutan ang mga history. Yan pa kaya, no? Yes, Jeddah. Pero yung lugar na ito, Alhamdulillah. Siyempre, hindi ko alam yan, no? Ano bang, siguro maganda dyan, no? Yung mga magagandang mga ano, no? Kakaibang lugar, no? Sana mapuntahan yan. Maging broad tayo. Diba? Diyan ba, mahilig ba sila sa Latina looking o sa mga European? Palagay ko hindi, no? Patok din ang mga Pinoy dyan, no? Sa Jeddah. I think so. Eto, okay. Ito, na-notice ko po nung Miss Universe Thailand nila, ang daming salamat, Doc, ng mga candidate. Grabe. Okay. Pag-invest nila sa pagpapaganda. Okay, not in skills. Oo, talent and brain. Wow, buti inungkat mo yan, ano, Clyde? So, ito ang magic question dyan. Kung si Ann matalino, yung may-ari ha, I was pertaining to the owner. If she is really that intelligent, at siya ay business tycoon. You know, if you are going, oh, kasi iwi-weighan mo yan, ano? Parang boxing, no, winny way. Ano? Sasalain, iwi-weigh, whatever you say it. Who is better? This girl. Oh, the girl who quit the other pageant because she wanted to have a bigger crown, better than that crown. And then this girl with an autism advocacy who is not fake and discontinue. And it's not a made-up advocacy, no? Yung isa naman, on and off ang advocacy. So, will you really, ka nag-a-analyze ka dyan? And if you are analyzing at the very end, kung matalino ka, how would you not like our queen? No? Kayo na nga ang magsabi. Ano ba ang history nung isa? Sa history ni MMD. Sa beauty. Papatok. Well, siguro, ipapasok, baka maawa. Pero, matatakot lang ako sa kanya if she speaks like the first runner-up. Remember, the first runner-up in Miss Universe Thailand did not make it as a crown. Oo, dun, as a winner, not as a crown. But crown winner is the same, no? As a winner of that night, wherein, if they're not gonna give it to Vina, at least give it to the first runner-up. Because the first runner-up, I'm more on the oriental side. Even sabihin natin, they have din yun, happies. Eh bakit? Si Michelle din happies din, sinasabi nila, di ba? May pagka-Chinese happies ang tatay, or pure ban tatay, o may Pilipino. Pag sinabing may halo ang tatay, Pinoy pa rin, no? Pinoy si Melanie, ang mother, Pinoy ang tatay. So, wala nang kwenta kung happies pa ang tatay. No, wag na natin palalain. Pinoy is Pinoy, ganun na rin yun. No? Kaya nga sinabi ko nga sa inyo noon, hindi tayo 100% Pinoy-blooded individual. No, walang ganun. Lahat na haluan, natimplahan ng ibang mga
ingredients, no? Napataka ng ibang ingredients from your ninuno ng ninuno. And that's what I am saying. Regardless ba na sabihin nyo na, o pagpalagay na natin, pure ang tatay, pure ang nanay, oo, nanay Pinay, tatay Pinoy, tapos ang lola ay may halong Spanish, ang lolo ay may halong Amerika, di may halo pa rin. Hindi vars. Rice, diba? Ganun yun. Kasi pinanganak sila ng Pinas. Yung mga anak nila pinanganak ng Pinas, lumaki sa Pinas. Ang tatay nung isa may halong Pilipino, ang nanay, yung nanay naman nila may halo din, pero Pinay pa rin ang tatay din nung di Pinay pa rin lalabas. So kailangan pa bang i-explain 'yon or kailangan pa ng thorough kung gusto niyo ng thorough understanding at sa mga half-half na ganoon, buy me a coffee and I can explain to you one-on-one. Pag hindi naintindihan ng mga, oo, no? Ayoko kayong sabihan na wala kayong alam, pero my goodness sake, no? Kahit siguro grade 1, alam yan. Diba kaya nga may mga family tree, no? Yung mga pinagmulan, hindi ba grade 1, grade 2, pinag-aaralan yun? Alam nga naman tatay nyo lang, napigil na ang inyong tree. Hindi po. Sanga-sanga yan, no? There is a sanga-sanga. Kahit pa sabihin, ay, nag-iisa lang naman ako. Isang anak. Oh. So, ang ninuno namin, konti lang. Hello? Hindi ibig sabihin, isang anak ka lang, ang ninuno mo, konti lang. Baka 100 nga ang pamilya ng ninuno at ninuno, hindi mo rin alam, no? Kaya, huwag tayong masyadong, what? Teka, magtuturon lang. Masama bang magturon pag gabi? Hindi naman ano. Anti-stress. Commercial. Iko-commercial ko ba ang pagkain? Kasi na, talagang craving po ako sa turon. Pero doon, oo, baka naman i-TikTok nyo ako ha. Huwag nyo namang i-screenshot pa to. Or, oo, kasi talagang nagugutom ako. Nagpa-order talaga ako nito kasi favorite ko po siya. Dati hindi ko siya favorite. Na-favorite ko kasi ang sarap. Ang sarap-sarap ng turon dito sa may amin. Ang galing-galing nilang magluto ng turon. So, turon kayo dyan. Oo, huwag nang bigyan ng malisya, no? Kasi mayroong iba gagawin pa ng malisyosong... minsan tinitiktok pa nila, no? Papakita ang gano'n isang buo. Edi hatiin ko para walang mali siya doon. Pero nagugutom na ako eh, no? I really like it. Mm-mm. So, puputulin ko para hindi masyadong, alam nyo, medyo out. Break tayo, no? Patayin ko pa ba pag nag-break? Huwag na. Tingnan nyo na lang ako. Iingitin ko kayo. Kain kayo, kape muna kayo dyan, mga bellas. I'm just gonna have some break. Ayan. So, merienda time, kapihan time dito sa Bellas, mga Bellas. Ayan, in the universe. Kapihan. Anong araw sa inyo dyan? Anong oras sa inyo dyan? Lunch, merienda. Meron po akong turon. Ayan. O, di ba? Sunog ba? Hindi naman siya sunog. Pero, tama-tama lang ang luto niya, no? This is my favorite turon. Yes. Dati, banana cue. Ayoko ng banana cue. Turon talaga. I really love turon. Yes. So delicious. Good night, Siri. Good night. Ayan. Binati pa ako ni Siri, no? Akala, baka gusto niya ng turon. Do you like some turon, Siri? Ang sarap. Kaya magluto na kayo dyan sa bahay.
Totoo yan, Clyde. Basahin nyo tong comment ni Clyde. Magaganda ang mga ano nila daw, datingan nila. Pero madali nga silang tumanda. No, yung mga Latin people. At when you say, kasi sa Miss Universe nakita nyo, part ng pagka sinabing Latin people, eh, part of the Americas sila, no? South Americas, no? Ang Japan, tinatawag namin namin America, no? Meaning to say, pag nagtawagan ng finalist, kung katulad pa rin dati by continent, no? Eh di, part sila ng the Americas, nakita nyo naman na maglalaban-laban doon, at nakikita nyo, pag the Americas, kasama ang US, parang magkakakampi sila, no? Aminin nyo, no? Parang yung grouping nila yung magkakakampi sa continent na yon. So, when you say Arboni is Asian, Pilipina, what? Pilipina, and then American dad, American mom, tama ba? American mom and then Filipino dad. Pag sinabi nating she is still considered Asian kasi half siya. No. She is part of the Americas. She won Miss USA. So, 'di ba? Mas close siya doon sa lugar na the Americas. Okay? Sino ba yung mga part ng the Americas? You answer it. Alam niyo yung ibig ko sabihin. 'Di ba? Sila-sila yon. Yung mga beautiful daw, standard daw. Punta kayo ng Amerika kung gano'n ang standard nila. Not really. Kasi yung iba, no? They never live in the US. So, hindi nila alam kung ano yung mga in na ganda. Really. Meron nga akong kaibigan. Alam niyo ba? Kaibigan ko, walang jowa sa Pinas. Pagdating sa US, pinagkakaguluhan. Ang daming jowa. Bakit? Kasi nga, Pinoy standard, iba sa standard ng mga American boys. No? Kaya, yung iba, sabi nila, pag dumating daw sa Pinas dito, baka mawalan sila ng jowa kasi maraming mestiza rito sa Pilipinas. Hindi rin. Mas patok ka pa rin sa jowa mo, kasi Pinay na Pinay ka, no? Wala yung mga mestizahen, no? Laglag yan sa semay. Wow! Yes, Envy! Yes, the most reliable source is here, and she is rocking again. Yeah, thank you. Ako ba yan, MB? Wow. Salamat. And you know, I do appreciate those, pagbibigay ninyo ng halaga sa mga sinasabi ko. Kasi yung iba, akala lang, dandalong. Magpo-podcast ba ako ng ganito katagal kung wala namang katuturan, no? Teka. Ayan. Buti na lang hindi si Krishna ang pinanlaban. Kasi nga, di ba, sasayangin natin si Krishna wherein pwede pa nating ilaban. Tama ka, Ives. Kasi if Krishna ay sinayang na natin sa Miss Universe, wherein pwede pa natin ilaban ito si Krishna. Paano? Aba, kahit manalo pa yan ang Miss Charm, pwedeng-pwede pa, hindi naman major yun, no? Minor lang naman ang Miss Charm. Parang supra. Kaya nga naka-join itong si Antonia, kasi minor lang ang Miss Supra. Remember, Miss Supra National is just a minor, not a Grand Slam pageant. Remember? Oo, sinabi ko sa inyo dati, walang major pageant na Grand Slam pageant na pasasalinin sa another. That is a given, no? Ethical standard, not even a law, I guess. Pero ethical standard. But if you are going to degrade the ethical standard because it's not a law, it's not even an international law, then you can be like Antonia, who can just
you know, degrade the ethical standard and go for what she like. Do anything what you want. Grab the crown you want so you can join Miss World, Miss International, Miss Universe. Who cares, no? Kung dun siya masaya. Baka gusto niya lahat ng crown, no? Pero Miss Supranational is a legit minor pageant. Remember that, no? Isa riyang, kaya itong si La Leila na nanalo ng Miss Supranational coming from Miss Universe, palagay ko, ang second runner-up ranking niya sa Miss Universe is way higher than the crown she just achieved in Supranational. And if you're gonna read the Bible of pageantry, the winning beauty pageants, it states that Miss Universe is the Alpha and the Omega. O, diba? Ang bongga. The Alpha and the Omega. Kahit ay hands down ako doon. Kasi meron tayong Miss Earth, diba? Remember? Pero still, Universe pa rin. Kaya nga, patay na makuha ni ito ni Madam, diba? Ang Miss Universe. Kasi akala niya pwede niya nang manipulahin, ibahin ang nakasanayan o nakagawianin pageantry. It's a different topic na tatalakayin natin kung pwede niya bang manipulahin, ibahin ang mga ethical standard within the system of pageantry since we have today, especially right now na unti-unti niya nang binabago, no? Ang tema, ang klase ng babae. So, sa mga hindi nakakaalam, pag sinabi niyo si Arvoni is still part of Asia because yung dad niya, eh kasi Asian din naman dad niya, not really. She represented the United States. So she is part of the Americas. Part siya ng mga Latina din. Okay? Doon siya belong. Magkakampi sila. Kumbaga sa gera, sila ang magkakaalay doon, no? I'm not saying na politically allied, no? Ibang istorya yon. Oo. It's not. It's a different thing in pageantry, no? Kaya nga pagka nagtatawagan, even in Miss Intercontinental, when you call the winners, it's by continent as well. Kasi sila yung mga grupo-grupo doon. They belong to just one group. Kahit ayaw natin, makagrupo ang ilan sa mga buwisit, no? Yung mga buwisit na kapitbahay, eh, sila yung mga ka-ano natin, no? Even India nga, eh, no? Asian yun, ha? Pero nagmumukha na silang Latina ngayon. Aminin nyo, hindi naman ganun talaga ang natural na Indian. Tanggalan nyo ng makeup ang mga Indian queens, doon lumalabas yung talagang totoo nilang iyan. Kaya lang ngayon, it's a when you do makeup, you really can transform a woman into someone else, no? Kahit nga ang mga Pinay morena, no? Kahit sila Miss Baguio, no? Tanggalan mo ng makeup si Miss Baguio, hindi na siya mukhang Latina. Mukha na back to the Filipina looking na siya, di ba? Nakita niyo naman, no? So, nag-iiba yan because of the makeup trend, the evolution of what makeup can do to a woman. Yun ang nangyayari ngayon. So, having said that, if ikaw ay mamimakeupan at mumugmukhang Latina pa rin, I don't think that woman is still the best representative that we can bring to Miss Universe. Kasi nga El Salvador yan. The more Mulan Oriental, Mulan, alam nyo na yung Mulan, di ba? Pag ikaw ay oriental na, talagang oriental na oriental ang dating. Regardless kung ano pa mga genetics na meron niyang katawan mo, then, you own ang more capable of standing out from the rest, from the pool of Latinas and the Westerners and the, whatever you say it, no? Tayo yung kaseryoso-seryoso. Tayo yung mapo-focus, maha-highlight. If I am not wrong, correct me. If that na,
kung hindi mag-highlight ang ganyang ganda, well, people of color will be highlighted. Baka sa kanila ang next winner. If it's not from Asia, if mapupunta yan sa mga yung South Africa, remember, hindi naman si Natasha Jobert ang pupunta. Nakita naman ang itsura nung isa para rin magmamalalatina na rin pag na-makeupan yun. Hindi ba? I never see a Zuzumini look doon sa people of color na first runner-up or second runner-up ba yun ng Miss South Africa, but it's still maglalatina pa rin siya. In other Asian countries, Asia Pacific, those who were included in our league, eh halos mga mumukhang Latina ang pinapadala nila kasi ang mentality nga, eh Latina ang magugustuhan ni Madam Echocera. No? Pero I beg to disagree. How can you stand out in a place na ang lahat ng classmate mo eh ganoon ang pagmumukha? Lalo na pag nag-makeup lahat yan, sabay-sabay. O, eto na nga lang tatlo. Dito sa gilid ng caption ko, nakita nyo, tanggalin ko to si Ibes, ha? O, yan. Tingnan ninyo. Look. Look in your very eyes. Tatlo pa lang yan. Pag pinagtabi-tabi nyo yan, akala nyo, magkakakambal yan. Iisa ang tatay o baka iisa ang nanay. Sama pa natin si Antonia, no? Hindi na ako mahihiyang sabihin eh. Baka sabihin, plastic ako eh. Di sabihin ko na yung totoo. Sama pa natin yung ibang mga part ng ano. Hindi ito ipambubuli. This is all about educational purposes, no? Lahat ang pinagsasabi ko, there is an educational purposes. Hindi ko kayo tuturuan ng walang kwentang mga info. No, I will never do that. Never in my life will do that. Very maganda ang kanyang ano, no, sinabi dito. Kape kayo. Ay, orange pala. Kape. Galing ba kayo sa work, mga Bellas? Kayo ba ay kumain na? Ano ba? Merienda kayo dyan, ha? Para lang tayo nagkakape. Relax. Oo. Walang masyadong seryoso. Yung mga nagmamadali at hindi nyo kumain tayo, replay na lang, no? Mag-replay. Kasi I just really want to take it, you know, easy. Hindi naman ako kailangan masyadong, ano, overthinking. Ayan, nalagyan kasi ako ng turon sa aking labi. So, ayan. Okay. Ito na. So, ano pa ba mga magaganda ang mga questions yan? I really love your opinion right now. Baka meron kayong mga gustong sabihin. Di sabihin nyo na. Habang ako'y nag-eye cream lang, no? Parang pag naging skin care routine na rin ako. Hello. Oo, pasensya na. Para diretso tulog na rin. Para, di ba?
pretty pagtulog. Siyempre. Ano bang gagawin bago matulog? Well, si Ate Belle is, siyempre, pagkatapos nito, total wala naman akong make-up. Natural beauty lang. Charot. Ano lang ako, under eye sa mga kulaba. Para pagising sa umaga. Diba? I'm using my eye cream. Ito ang anti-aging cream. Diba? Ayan. Pa-fresh. Oo. Lagyan natin ang ating forehead para yung mga ano wrinkles. Ayan. Para mamaya, I'm ready to rest a bit. Oo. Kasi tomorrow, finally, magde-day off ako. Sa wakas. Kayo ba may mga day off? May mga day off ba kayo, Bellas? Oo, huwag kayong puro trabaho, ha? Magpapahinga din, aba. Tapos, I have my spray. Ano lang to? Hyaluronic acid. Di ba? Fresh. Pag kumain ka ng turon, ganyan. Ganyan ang itsura. Kaya bili na ng turon. Di ba? Charot. So, and that's it. At maglalagay lang ako ng oil before I sleep. Okay. Ano ba to si Ate Belle? Naging skincare na ang Bellas. Well, ano nga ba? Pageant camp to, no? So, sa mga hindi nakakaalam, part of pageantry is how would beauty queens go by the next day, no? Ano ba ang mga simple tricks na pwede nilang gamitin? Just like this, no? They have to have an oil. It's like, you know, origin, diba? From Japan. Ayan. Promote ba? No, hindi. Hindi ko siya po-promote. Branded yun. Hindi naman ako kikita doon. So, lagyan natin yung mga oil. Para pagka gising in the morning, you look like, wow, you're ready for the next day. O, diba? Ayan. So, ganyan lang naman. I'm ready na. Para after this, diba? Nakapag dessert na ako ng aking turonica with my juice, diba? O, diba? Fresh. Fresh. Pangit ba ang Pinay beauty without makeup? Eh sila hindi nakakalabas ng walang makeup. Nakita nyo ba? Meron bang Latina? Eh, kahit nga ang mga Venezuela, gumising sa umaga. Aba, naka-makeup pa rin? Ano ba yun? Natulog ba yan? Oo, parang hindi. Ano? Parang hindi nagtanggal ng makeup. Ayan. Okay? Tapos pagka meron kayong mga beauty queen, don't forget yung kanilang mga vitamins, no? Yung mga supplements na ginagamit. Ang favorite ko ay yung mga placenta, no? Placenta makes you flawless or hindi kakapit ang mga makeup mo, no? Pagka ikaw ay kahit anong pagod, no? Basta kailangan may supplements ka, you have to have the DHA, no? Yun, ganun. Yun ang, kailangan, simple but effective, no? Simple but effective. Okay, we're gonna go on. Ayan. Inot Levon, okay, continue na ang ating podcast. Tapos na ang break time. Pati ba naman sa break time ko, kasama ko kayo, di ba? So, ganyan ang mangyayari dun sa ating mga membership, no? Sa mga magme-member, yon. Yung get to know kung ano yung mga ginagamit ko. O kaya naman, anong kakainin ko sa lunch, di ba? So, ganon. Saan ako kumakain? Saan ako nagkakape? Yung mga ganong eksena, no? It's going to be more personal. Pero at the same time, personal na nag-uusap pa rin about pageantry.
hindi natin ano ng balita kay ganun eh, sikreto lang ha, ito yung nalam, doon ako makakapagbigay ng mga secrets. Oo. Na I'm not allowed to say it here on the live kasi baka may masaktan, may masagasaan. So, since I would have a really personal way of dealing with that membership thing, so, ganun ang mga gagawin, no? Wala siyang magandang promises, mga Bella. So, yun lang ang masasabi ko. Diba? Okay, eto. Hi, Miss Bell. Masa na po. Watching from Israel. Ano po ang masasabi nyo sa pambato natin? Ang ganda. Oo, to Latina and Thailand. Malakas po ba ang laban natin this year? Kasi para sa akin, ano to? O, kayang, ilaban ni MMD yan. Well, sinagot mo na yung tanong mo, okay? Sinagot mo na tanong mo, Inot. Levon, ang ganda ng pangalan, no? Inot Levon ba? Inot Levon. Diba? Parang tsokolate lang ng Pranses o kaya naman ng mga Britanya, na tsokolate ba yan? No, ang ganda ng pangalan. Well, para sa akin, malakas ba? So, kung napanood mo ang the whole episode na ito, sumatutal nun, malakas, no? Yun ang kanyang conclusion. Iyan ang conclusion nito. I'm not nagbubuhat kasi, first of all, if this is a transformational leader, they would go on somebody na talagang napakalakas ng backstory. When you say backstory, yung advocacy, konektado sa lifestyle niya. Ano ba? Sino ba ang babaeng konektado sa lifestyle niya? Like, yun ang sinasabi nilang Armoni, wherein I also, offended kasi as a designer, hindi mo pwedeng sabihin advocacy, especially if you are an kung ikaw ay parte ng isang organization ng isang magandang advocacy about the designer mo, edi, at yan ang yung lifestyle na diyan ka nagmula. Hindi yung kasi gusto mo lang yung passion na yan, advocacy yan na. No. Yan, isa pa yan, no? Tingnan nyo ang meaning, what is advocacy really? No? If you are not part of anything, like you were doing or collaborating with a legitimate non-government organization, then you cannot say your passion as advocacy. Diyan nagkakamali ang mga beauty queens, no? At yung mga pageant fans. Hindi pwedeng, ginusto ko lang to kasi gusto ko. No? Diba? Yung iba sa inyo, hindi alam yon. An advocacy, kahit i-check nyo pa si Google, kung meron kayong chat GPT, di tanong nyo kay AI, kay Siri, kahit sino nyo pa, tanong nyo pa yan. Oo, tanungin pa natin ang presidente, no? If you are not part of any non-government entity that has been there for years and years na na yung ikaw mismo ay nandun, parte kanila, kung hindi ka man nagtatrabaho sa kanila, you are making a collaboration with them since then. And sinong meron yan? Right now, as I've seen, so many queens just portrayed something na ginagawa nilang noon. It's a made-up advocacy na kung wari, marirelate nila. Kung wari yung picture, palulumain na may mga batang hinahawakan. Kung wari, magpapapicture sa daan, may mga kasamang bata para masabi na parte ng organization na yon. But not really. Marami nang gumawa niyan. No? Biling-bili na yan. And sometimes, when you are lying, you cannot even talk that a lot of times sa iyong mga ano. Kaya meron tayong mga candidates, wala silang mga pa-documentaries ng kanilang advokasya kasi nga wali. No? Kasi nga ginawa. Pag yan ay dinitali mo, baka matanong ka ng matatalino
hindi mo ma-explain. Takot sila. Pag takot ka, meaning to say, you're not as, you know, knowledgeable about that certain thing na talagang, if you, kasi mayroong mga experts na pag nagtanong, booking ka agad, no? Hindi nila mapufool ang expert, not unless kung uneducated yung mga nakakasalumuha mo magtatanong sa'yo, especially dito sa mga pageant landa, o ano ba naman yung mga yan, no? Ang alam lang, chismis, no? Kaya nga, maraming gumagawa ng content ngayon, but very few were really leaning to educational purposes, but they are leaning to chismis purposes. Chismis is not facts. Tandaan natin, chismis is not an information. Chismis o maritesan or bashan, no, is not even an educational thing na talagang malalaman natin na yon ang matututuhan natin sa ating isip, no? Pero hindi eh. Let's not conflate facts and information into a valid evidence, no? Hindi yon ang ebidensya. Huwag natin isang tulad, no? Huwag natin ikumpara kung ano yung mga valid evidence. In valid evidence, valid information were written down from history to history. So, huwag natin ibahin ang meaning ng advocacy kasi it can never change. Kaya kung pupunta ka sa kasi I really love the children of this Malabon M.M.E. Churna-Churna. Pero you're not even there since then. Na biglaan lang, no? Kasi 2 years before, nag-involve ka kasi you were hoping na kailangan may advocacy kapag pumasok ka sa pageantry. Then gagawin mo na yan. But in case of Michelle D, she lives like that because her two siblings were like that, no? They are within the spectrum. So, naka-align yung buhay ni Michelle doon sa organization na yun. At hindi yun pwedeng itigil from now. Tapos gagawin niya ulit kasi walang pageantry. Stop muna. No, hindi niya pwedeng gawin yun. She is nakakompromiso. Kumbaga, hindi nakakompromiso. Pero yun talaga ang gusto niyang mangyari. Dahil gusto niyang matulungan pati mga kapatid niya. At dahil sinasabi nga ng iba, she is a privileged girl, eh, she took that as an advantage to even put it in a broader perspective na mapapalaganap niya yung kanyang influence, siya being a privileged woman, para mas mapataas pa ang antas ng people within the spectrum, no? So, having said that, sino ba ang malakas? Well, yung isa, there is no clear advocacy. If Vina, maybe she is more on that really good advocacy. Kasi syempre may backstory, di ba? Kahit sabihin natin ano, remember, ang in ngayon, yung mga married woman, pregnant woman, yung mga trans woman na sasali daw sa Miss Universe, hindi ba yun ang mga in? So, if ever one of the candidates has that story na they are pregnant at sumali ng Miss Universe at ganun ka-sexy, at paano sumali ang isang pregnant woman like that, no? O kaya nakapanganak, no? And then has, di ba? Nakapanganak na. Baka ganun ang ibig sabihin kasi paano kung laki ng tiyan, no? Kasali ang pregnant woman, ganun kalaki ang tiyan. Lumulobo na ang pregnant woman. Di ba yung tiyan ang belly nila? Paano magsiswimsuit yun? Kung mapaanak yun sa stage? Di ba?
I believe mali yung ano no, yung sinasabing pregnant woman can join. Siguro baka yun yung no, after pregnancy, no, nakapanganak na yung mga nanganak na babae. So huwag yung sabihin pwede ang pregnant woman kasi baka pipilosopohin niyo na naman, no? Ang mali kasi, no, hindi. Siguro what they mean is if Bina, siya yung may backstory na yung gustong-gusto ni Madam na, ayun nga, married woman, single woman, iniwanan ng asawa, pero nagtaguyod ng pamilya. Diba? Yun ang mga gusto niyang ano. It's even not an advocacy, but that is a backstory that you can portray in Miss Universe. So, Michelle D does not have that backstory. Kasi nga, yung backstory ay naging advocacy niya rin. Wherein, yung kapatid niya mga nabully, na discriminate sila, they used to live in the US, at because ganun nga yung mga kapatid niya, they suffered a lot of depression, syempre. Paano niya ipagtatanggol? Paano niya bibigyan ng positibong perspektibo ang isang bagay just like that na na-i-experience mo habang buhay, no? Na natutulig sa ka dahil part of your family eh may ganon. So parte ng buhay niya yon. Just like the married woman, the single woman na pwede nilang i-backstory yung ganon. Pwedeng maging malakas ang Thailand if that happens. I don't even understand kung pagkakaintindi bakit pipiliin mo yung hindi transformational leader o yung nagta-transformational leader eneme lang, no? Kasi ano ang transformational leader na wherein you are really successful already based on the fact na you have already may Sufra National Crown na nagki-claim that they are one of the major pageants in the history or in the world right now. Isa sila sa major pageants. Paano magiging major ang susali again sa isang major, no? So yung palang out na. At paano ang isang crown ng major ay lilipat sa isang major? Paano nangyari? At ngayon, kung i-disregard yung major pageant nila, edi okay, no? Kung gawing minor, then fine. O, di, ligtas ka na ngayon. O, para maipanalo si Antonia, edi for now, magsabi muna tayo na minor tayo. Pag nanalo yan, di saka na lang natin sabihin, dalawang major ang napanalunan ni Antonia. Did you get it? Did you get the strategy? Let's just portray we're not major right now. For her to make history. For her to build her up as the queen who, no? Who took the best pageants na with that crown. And she just wanted to be in that history. And kung kakagatin ito ni Madam, then magkakaroon siya ng, I don't know, she can be fired or she can be accused of transformational leader eneme with such kind of attitude, with such kind of history. Where is the reputation in that? How can a transformational leader become a fake transformational leader wherein you leave someone just because you don't feel that that pageant is enough crown for you and then you go to another pageant kasi mas malaki yun? And if it's okay, if it's not, like claiming to be major, no? Kasi may kayabangan na yung pageant nila. And then, all of a sudden, yung queen nila napunta lang doon. So, ito masasabi ko, no? With Laleila, who went from Miss Universe second runner-up, bumaba ang level niya kasi she go from major ka to the minor. Kahit manalo ka sa minor na yan, yung second runner-up mo, hinila mo, tinanggalan mo ng ang sarili mo ng ng dignidad ng ano no, sasabihin mo na party ka naman ng ano, wala na mga lisensya na nagsabing ang second runner up will not be able to do. Yes, you can, but what I mean,
Yes, even you are part of the first runner, a second runner up, or even Miss Paraguay na napakaganda rin, no? At pag sumali pa siya sa ibang ano, na degrade. So this isn't good in pageantry. This is the first ever, even sa libro na hinahanap ko, walang ganon. So meaning to say, this is unprecedented. This is really vague. I don't know how would you really comprehend this. If this is a transformational leader that the owner is looking for, then where is that force for good? It's not even a force for good anymore. If the team is force for good and you are the driver of that force for good, if Anne, Madam Anne, is the driver of that force for good, paano mo masasabing siya ay isang magaling na owner at transformational if she herself doesn't know the meaning of that? So, kailangan pipili ka talaga ng mag-e-exemplar. Kasi you will be asked afterwards, why her? What's the basis for her winning? If hindi niya ma-explain yan, if a made-up organization, na non-government organizations becomes her advocacy at medyo ginawa nila ng istorya, then her credibility will be on the line. And remember, secrets, though, will always come true. The truth will always be revealed. And if you want to live a life of freedom, then, you know, go for the truth because it will set you free. Kasi if you lie, lies can be good. Lies can continue if mga marites, at if you are belong to the fake news spreader or fake news allies. And akala nyo ba yun ay nagdederecho? Hindi ba marami na ngayon na during the election has an account who has been shut down because of the way they continue to become a damage for the peace in the country, no? So, unting-unti na rin yang nadedetect ni YT or ng other owner ng social media platform. So, lies can never continue winning and winning and winning. Although, sa nangyayari sa mundo ngayon, no? Sometimes, ano bang nangyayari? Bakit minsan mas nag-aagree pa ang iba with the lies, no? Natitwist ang facts. But not really. I still believe on the truth will always set us free at the end, no? I still believe na the truth that the basher knows, hindi na matatapos. Alam ko may katapusan to, no? Kaya, don't lose hope. Maybe, the evil spirit of those bashers is still lingering somewhere out there. But there are still knowledgeable people who still longing for a valid information, a valid facts na hindi twisted, no? So, yun lang ang masasabi ko. I know it's already late here in the Philippines, but yung mga nasa abroad ngayon, thank you for watching, no? Thank you for this important episode that I have to make. I know hindi ako nagsasabi about more prediction kasi
how would you predict na ginagawang subjective ng iba ang advocacy? No, eh kasi ito magaling to, no? Advocacy niya yan. Alam ba nila na yan ay ginawa o hindi? Nag-research ba sila o baka talaga nagbubulag-bulagan dahil they really want to side with that woman or with that candidate kahit anong mangyari. It's like politics. Kahit anong mali ng gusto nila, yun ang kanilang papanigan. Hindi na nagkakaroon ng prinsipyo. No? Wala na ang mga prinsipyo. Perfecto, hi! Oh, it's been a long time, Perfecto. Wow, I miss you, Perfecto. How are you? Ayan. Ito. Ano to? I am to hear that your friend, Matt, was, you know what? Perfecto, I still have to confirm. Actually, I heard that, but let's not jump into conclusion yet, no? If ever you want to have those personal questions with me, I don't want to sound emotional pa eh, no? Wherein, we cannot deny the fact that there is still family, no? Who has the right to reveal and not me. So, that is, you know, this is just a disclaimer. Now, the views and the commentaries of my Bellas, okay, does not reflect my own words, okay? Yeah, let's talk about that in another time. And I know that the truth will set us free too, no? It will come out, but let's respect the family first, no? I really want that respect to their family. Yun lang muna ang masasabi ko, okay? Ayokong ako ang pagmumula ng problema muna, okay? I don't know what's going on and with that. Just like when you ask me before kung nasaan, I cannot just divulge any information na I don't really have within my hands. I still have to respect the person, no? I still have to respect the family right now. Okay, Perfecto? Well, Perfecto, shout out to you and welcome back! Welcome back to the Bellas! Okay. Eto. Hala, OMG, Sir Matt. Okay. Yes, Bellas, I know I don't know how to explain this, okay? Pero since there are people who na nagko-comment yan, dahil hindi naman maaalis yan, ano? Marami naman nagsasabi. Pero I was advised kasi not to divulge anything yet. I was really advised. So, bago nila ako masisi, at least, no, naprotektahan ko yung gusto ng pamilya. No? Let us just give them what they want. Malalaman ko rin if they have given me the authority to. Pero Bellas, ayun nga ang maganda pagka we have a membership, no? If you join my membership, then we can talk something personal na hindi natin pwedeng, kasi this is like live na talagang everyone would know, no? I know all of you are part of that. Part of us. Kasi nakasama ko, diba? As much as I really want to talk about it, I can't. Bakit I can't? Malalaman nyo rin sa iba. Tanungin nyo bakit hindi ko kayang gawin o hindi talaga pwedeng sabihin, no? You can talk to Gazel first. You can comment. Ask Gazel. You can ask Ace Evans. Alam niyo naman kung saan minsan naandun si Ace Evans, no? Let them explain to you na lang. Sila na lang muna ang tanungin natin, okay? About that. Pero right now, you can say I'm rude, I'm mean, parang wala akong puso or whatever. Pero
Jenilyn can attest to that too, no? If Jenilyn is here, she can attest to that na I cannot say that and right now. No? Malungkot. Malungkot, pero ayun na lang masasabi ko. Malungkot. Pero, gosh, it's hard not to say it, but, read between my eyes, read between my lips na lang, ganon. That's why we really need some membership, no? Huwag na manginayong sa 79 pesos, guys. Okay? Oo, we can talk about it there. Kung hindi nyo ako makuha sa isang mga community feed natin, pwedeng dun kayo mag-comment at least. Nakita nyo, nag-comment din ako about that dun sa isang comment ko. Pero I cannot say more. No, I cannot say more. Pasensya na po. I'm telling you, hindi ako masama, hindi ako yung taong i-deny or whatever, no. You know that's not true. Pero there is a reason behind that. You can ask Ace or Mama Sam, no. Pero not me. Not me first, no. Kayo na muna ang bahalang umintindi kung ano ang pinagmumulan ko ngayon, why I cannot say anything yet. Okay po? Oo, sana naintindihan ninyo. Did you understand po ba yung ibig kong sabihin? Siyempre, hindi na naman kayo bata, di ba? Siguro, yung mga nakakaintindi, alam nyo yan. No? There are certain things that the family are not part of social media. They are not part of this pageant world na we can just talk about their loved ones, no? Intindihin natin, no? So, yun lang muna masasabi ko, no? It's just a scenario. Okay? Ayan. Pero I'm here trying to be give you what the Bellas is expecting for me, no? Kaya siguro nakita nyo naman kahit yung mga time na wala rin akong partner, no? You are asking me, I cannot even explain why, no? Ganon ka difficult. Okay na. So ito, totoo ba Miss Bell? Ayan na naman. Okay, ito. Magtataka ako kasi matagal na siya walang update sa okay. If ever guys, you can check the account, and if there's nothing there, maybe the friends, no, na mga vloggers. But I'm also vlogger din, pero I don't know. I was advised not to expound, not to explain, or not even announce anything. Yun po ang totoo. So if ever somebody asked you, did I announce anything? Talagang hindi ko po talaga kaya eh. No? Pasensya na kayo. You may say I'm denying, I'm lying, or what. Pero baka kilala nyo si Jenilyn. Pwedeng text, paki-comment nyo si Jenilyn mamaya, ha, mga Bellas. Okay. Pagod din po kasi ako. Galing ako sa trabaho at I was really advised on a very important thing, no? That there are certain things in the live streaming that we cannot divulge as a blogger. And it is also an ethical standard. It is a policy na merong right ang pamilya when especially naging partner ko, no? Naging part po dito siya. Okay? Eto, naintindihan nyo ba, Ibes? Naintindihan nyo? Did you get it? Or, pwede kayong magtampo kung gusto niyo, pero eto, good morning, Miss Bell. God bless you always. God bless you. Okay? Ang mahalaga, I won't, in the proper time, no, we can say anything about that. Pero not at this forum right now. Not at this episode. Or I don't know when, how, who can do that. Pero maybe
I could get someone to do that, no? Ganon, naintindihan nyo naman, di ba? Okay. So, Bellas, if you don't have any other questions regarding sa ating mga ano, yun na nga, no? Michelle D. is very powerful. A business mogul, a business tycoon like her, knows kung anong klase ang iha-hire niya. Kung ang isang pageant party answer doon sa pageant ay malalaman mo na tunay, ay totoo, ay maganda, ay authentic, edi, wow, anong klaseng owner meron, ano? Kasi kung ikaw ay, ang gaganda pa naman ang pinag-aralan niya, no? And then, you would say that that is a force for good, transformational leader. It's easy to say na in your speech, no, sasabihin mo, I've been through a lot of bullying and bashing. Well, same thing with all the queens. More than that pa ang na-receive na bashing, no? Maraming nakaranas niyan, hindi lang siya. And if you're gonna use that to get the sympathy of the people, no? And then you would craft all those punchline from different leaders, from different like Mahatma Gandhi, you know, if you want to be the change, no? Kung pagtatagpi-tagpiin mo ang mga punchline na gusto niyang gawin, then I don't think na that can be a good queen. Having said that, kung if you are longing for some queens na may substance, di ba? A woman with substance can be determined from the way she answered the question. Hindi yung pinagtagpi-tagping, minemorize, pinag-aralan, at yan ang ginamit mo sa isang pageant. You might fool one, but not the many. You might win one, but not with everybody. Kaya nga maraming pageant queens na just based on political reason nanalo, eh hindi sumikat, hindi nagkaroon ng something in life because na-detect na everything she just promised when she was competing is untrue about her. Nanalo nga siya, pero at the very end, discovered that she was not like that really. Nagkaroon lang ng corona. And then after that, it's just a crown without a queen ang nangyayari. Everything just fade just like that. But the girl, like Catriona Gray, di ba? She is just the Miss Universe na up until now, iniidolo, nilolong for. And that is a symbol. And the true example of a true queen. Yan ang mga nagiging Miss Universe. We are not longing for a temporary queen. When you say temporary queen, may temporary prepared answer na pinagtagpi-tagpi at minemorize just to create and then you know, i-mix with her own native language na para it looks good and it sounds good, no? Eh, ayun nga, di ba? Binili nga ng MUT, no? Yung mga ganon. Sounds good. Kasi nga, native daw. Pero, you know how the first runner-up deliver the Q&A during the Miss... do you have any idea? I believe I have a sneak video of that para alam nyo ang sinasabi ko. Nasa short ko ngayon yan. Did you see my new short? Ayun, panoorin nyo na lang, no? Hindi ako naghahangad ng maraming views or whatever, no? But what I miss, I've been doing shorts because yun ang the best way for me as a person na talagang busy and then working
diba? Working ng working. That is the way how I can connect. And even you can comment in there. Sometimes you can personalize the comment if you want. Kung hindi man kayo members ng aking friendship badge membership, no? Dito sa Bellas. But in that shorts, na sometimes some of you are ignoring it. At alam ko, ilan lang sa inyo na nandoon na nagko-comment. Pero in that area ng short ko, it can be a short clip, no? Ng mga pa-video. But it always tells a story. Why I put that up? Why I am choosing that kind of clip? Why? Sometimes, kung hindi nyo siya ipa-follow, yung aking mga pinagagawang mga short clips, no? Just because I am not there and I am not visibly in that video, you can feel also that with every clips na I'm doing, na andon ako. No? Hindi man ako yung talagang visible. Sometimes nagbo-voice over ako doon. Maririnig. Tanong niyo sa iba yan, no? And then some of them are nagko-comment, nakikipag-anuhan. Pero some of the Bellas who has been in my life ay wala doon. Nagtataka ako. I don't understand because para daw TikTok, parang ano, no. Shorts are not as like entertainment. You can use it as a platform to be able to say something what's going on in pageantry, to say something about me, kung ano ang ginagawa ko, kung ano ang ano. Pwede nyo akong tanungin doon personally, no? Kaya nga sabi ko, there is a forum, there is a place for us to talk something like that. And if not a group chat because wala kayo doon sa membership, then why don't you go to the shorts, no? Or doon sa aking community feed, pwede kayong mag-comment doon, itag nyo ko, no? There are certain things na we can actually say and not, mga Bellas, okay? You know how much I love you and I care for you. I really want to give you more information as ever. But when it comes to personal thing, no? There are things that we can say and not. Not because I try to lie, no? It's not. Huwag kayong magtatampo. But if I was advised, alam nyo ang sinasabi ko. Tanungin nyo na lang si Jenalyn kung ano ang punot dulo. Bakit hindi ko pwedeng masabi ng derechahan? No? At bakit kailangan maging normal ako sa mga bagay na hindi naman dapat maging normal? Okay? Tandaan ninyo, I am not here to pretend, to fake whatever it is. I'm here to just know the right place for anything. Kaya nga tayo, kaya tatawagin ko talagang my personal space, yung membership thing na yan, no? It's also, I think na YouTube really did a great job for doing that. Before, I thought na parang magkakaroon lang ng additional income ang mga vlogger for that. Yun ang aking pagkakaano, ha? Not because I really want you to do it, no? But from what I know, when you want someone to be as personal as your friend or something, then you can do it, no? Kasi yung mga ganyang plataforma na ino-open ni Whitey is just getting to know better the admin. If baka criminal pala yung admin pinanonood ninyo, diba? So it's just like that. But still, remember that the issue in our society today, especially in the Philippines, is what? Privacy and security. And I want to protect your privacy as much as I want to protect my privacy. And let us also protect the privacy of my partner, my friend, my brother, your family. And that's all I can say. It's the right time. Malalaman din natin. Okay? Oo. Wait natin yan, mga I love you so much. Okay? I would do anything, especially in this situation, no? I would do anything. But this is not the right time to do it. Hindi lahat makakarelate. Kasi
once may nakapanood ng aking replay, ano itong pinagsasabi niya? Sino yung Matt, di ba? Magkakaroon sila ng inkling na mawawala yung pinopromote ni Whitey na let's go to the tunnel platform first before you get personal. Alam niyo ba yun? Parang sinabi ni Whitey, huwag kang magaganyan kung meron kang ipapasok na personal ano mo. No? Kaya nga naban dito sa Whitey ang mga gumagawa niyan. Even yung iba naglalagay pa ng personal number, binaban ni ano. Alam niyo ba yon? Something personal, something for privacy, something for your security must be respected. And if that's wrong, then wala akong magagawa. Kasi I know Bellas are broad-minded, no? Hindi lahat nakikilala siya ng mga ibang nanonood dito. So we can just say things na wala silang connection. And that is what the Whitey partnership program ang kanilang alituntunin. So if I am not going to abide by those especially if I was advised by the family, no, I cannot be a good blogger. Hindi ka pwedeng dakdak lang ng dakdak na hey, wala kang control. Ay, oo, yung magmamaanuhan tayo rito, no? Hindi siya ganun kakasual as you may see, no? This is not a personal forum na pwede natin gawing parang, alam niyo yun, merong ganung platform, eh, no? Na pwedeng gawing personalan. No? Meron. I don't know what's that, but it's not, even sa Facebook, eh, no? If you make it as personal, as so much personal as it is. Oo. Pero doon nila sa Facebook, inire-reveal yung mga ganong sitwasyon, no? Doon natin nababalita lahat sa Facebook. Actually, yung balitang yan, saan ba nagmula, di ba? Doon din. So, generally, pakipaliwanag sa kanila yan later, ha? Baka i-comment. Baka si Jenalyn na lang ang halugapin niyo siya sa comment section at puntahan niyo yung kanyang reply section and then magre-replyan kayo. Magkakaroon tayo ng mini forum, okay? Pero I don't know kung magre-reveal din yan, no? Kasi syempre Jenalyn has her own decision as well. If she can reveal anything, if she can say anything to you, eh, siguro kailangan puntahan nyo yung personal account niya. So, kung mag-e-effort pa ba kayo ng ganon? Siyempre, hindi, di ba? And that's why I've been asking some people na if you want to get personal, I don't think this is the right place. I'm so sorry, no? Oo. Pasensya na po. Pasensya na. Ayan. Okay. Ayan, Ibes. I understand, Miss Bell. Sending virtual hugs. Okay. Eto, tama, oh, di ba? Pagka ganyan kalalawak ang utak, like Ives, kasi meron talaga makikitid, nako, ang arte, ang dami mga pasakali, hindi pa sabihin, oo, huwag tayong gano'n, no? Hindi kayo ang may channel, hindi nyo nararamdaman ang masasabi ng iba. Pag ako ang nabash, hindi naman kayo. Di ba? Pag ako ang nasabihang bastos, hindi naman kayo. Eh, mahirap, no? Kasi sa akin ang putok, hindi naman sa inyo. Ba? Sa akin ang gano'n, no? Okay. Namimiss ko yung ito, real talk tandem nyo. O, totoo, no? Nakakamiss. Pero in time, you would know everything, no? Katulad nga ng sinabi ko, the truth will set us free. But remember, there is a saying na not everything you have to know. Tama ba? Kailangan, wag nating ungkatin ang lahat ng bagay na sometimes, you alam nyo na, you just have to, marinig pa or something, no? Sometimes, let's have some, di ba ganun yun?
na not every truth must be revealed. Katulad pag kami may ang iyong anak ay suffering from something, no, like condition na malala, pero baka mas lumala yung pagka nalaman pa niya. So you won't say it yet, no, parang ganon. Pero that, is it lying? Parang parang yung question na kayo tatanungin ko, ha, may tanong kasing ganito sa beauty pageant, tinatanong, would you rather tell a lie or say the truth? No? Parang gano'n, no? Merong gano'ng question. Sometimes, ipinukulian sa isang babae, napakagandang katanong, ano? Would you, or the other way around, would you rather say the truth or tell a lie? Siyempre, maraming magsasabing, I would rather say the truth or than tell a lie. No? Pero, in reality, lying can sometimes save the person. Remember that. Not everything when you say the truth can save the person. Sometimes, the truth can even hurt the person. Sometimes, the truth can even endanger your family. No? E sasabihin mo ba, sa holdapper, kung nasaan ang anak mo, o kaya kung saan kikidnapin, syempre hindi naman, di ba? Paano kung ganun ang tanong ng kriminal? Would you rather say the truth or tell a lie to save the person? So, sometimes, it's easy for us to say the truth. Kasi, syempre, pageant pati ka. O, edi sasabihin mo, well, as a person, with dignity and integrity, I would always say the truth because that is my core values, to say the truth. And I will never say a lie because lying is against my core. Lying is against my humanity. I am a woman who only understands the truth because the truth can always gives me peace of mind. MLR, no plastikera. Parang sinasabi niya na perpekto, na laging-laging truth ang sinasabi niya. Aba, pag sinabi mo ang truth all the time, ano address mo, miss? O, edi marami ng tigok ngayon, no? Marami ng na-invade ang privacy. Pag ganon, parang tinabi, ano yung password mo? Will you say that? Not really, no? That's why we are, hindi na tayo bata, kaya let's be broad on this, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bakit kailangan nating pag-aralan at pag-usapan more pageantry, deeper as it is, because meron itong relasyon sa atin. Kung tayo ay nagpapakatotoo at hindi, nalalaman din yan ng mga hurado sa competition. And just like in reality, and just like in real life, who you are in this live streaming will not be you on the other side of this camera. No? Mag-iiba. Well, that's the truth. Because all of us doesn't see everything under the sun. Because if you do that, then what will happen to my privacy? What will happen to my security? No? Meron pa nga nagtanong, anong telephone number mo, Miss Bear? Diba? Anong email mo? Dito mismo sa live streaming. Pag hindi ka nagsalita, sasabihin, mayabang, no? You are not hindi ka katulad ng diretsyang mga vlogger dyan, na pag tinanong namin, diba? Edi go! No, if you think that those vloggers na who can just answer you right away, your personal information, then go for them. No? But not here. Kahit kayo, ayaw nyo malaman ko ang mga iba't ibang mga bagay tungkol sa inyo. Hindi ba? Kaya nga, not everyone has their own pictures sa kanilang mga platform.
mga letters lang. It's because sometimes you don't want your family to know that you are really a pageant lover. You want to keep it secret. But did I judge you for that? Ginudge ko ba ang mga bagay na may walang pangalan dito? Wala man lang pangalan. Walang normal na mukha dito sa ating ano? Wala, di ba? Binabasa ko ang mga para kayong mga kaibigan ko. Kahit hindi ko kayo nakikita. Kahit hindi ko na ano yung kahit pangalan lang, nababati ko kayo. Hindi ba? So what's wrong with that? Secrets? Kahit pa anong sabihin natin, kung ano man yan, it's your privacy, it's your choice, whether you reveal it or not, there's nothing wrong with that. Iba po ang fake news sa living with your own privacy. Hindi pa ba? Mm-mm. So, I hope I just clear myself on this. Maraming salamat. Ayan, Ace! Hi, Ace! O, ayan si Ace, no? If you want to get more personal with us, the bloggers like Ace and me, then, you know, there is a proper venue, proper place. If hindi kayo mag-e-airport, hanapin ang aming mga personal account, then wala kaming magagawa. No? There's nothing we can do. If you want to get to know more of us, then you do your part. Hindi po kami pwedeng basta-basta sa aming mga blogs, sa aming mga live streaming, we do that. No, not really. Okay? So, pag wala kayong nalaman sa akin, there is other ways. Kasi, it's not a forum na pwede nating pag-chismisan ng isang wala dito. No? Kasi, masama din naman yun. No? Oo. Protekta at respeto ang kailangan nating gawin sa mga wala. No? Wala dito. No? Okay. All I can say is, let us not be serious na parang ano, no? No, parang nagpapakaano, no? Kasi kung hindi ko naman ipapaliwanag ng maayos sa inyo, hindi kayo makaka-relate sa ating pinaglalaban dito sa ating channel, no? Nothing is perfect. Wala namang perpekto. At hindi naman po ganon ako kagaling, hindi rin ako ganon ka, ano. Pero, all I can say is, hindi ko kayo lolokohin pagdating sa mga ganyang bagay, no? Ayan, Jeneline can attest to that, no? Kahit dun sa mga papa-member, baka akala nyo, it's just, ano, no, it's not. There is a purpose. Sasabihin ko sa inyo, be, pag ibig sabihin, una, nung sinabi ko sa inyo yan, aaminin ko, ha? Palagay ko gusto lang ni YouTube na magkaroon ng mga earnings ang mga vloggers. But not really. It's not. It's a protection wherein some of you wants to get personal to the vlogger or to the admin by protecting them as well. Yung mapoprotektahan ang kanilang mga pamilya, kung sino man ang mga pamilya ko, nakatabi ko, na mapoprotektahan ang kanilang mga privacy. Kasi, if I can just invite you in my account, then you would know everything, no? And that takes time. Not unless you are really into me. Pero, bakit, no? Hindi naman ako ganun kagandahan. Mahaba lang ang hair ko. Pero, well, kung I am so perfect and very, alam nyo yun, alluring, dazzling, and perfect nga, no? Oo, with a so beautiful, hindi niyo ako maano, irresistible. Charot lang, baka naman kayo, pinatatawa ko lang kayo, no? Ayan, hi, oo, Ace, kamusta? Ang ganda, na-award po ako. Oo, so keep it secret. O, ayan, di ba, may na-award na. Oo, eh, baka ako yung ma-award din, no? Awarded if I must say. Okay, pero alam niyo naman ako, katulad ni Ace, no? Alam ni Ace, since nung nag-start ako ng channel na to, I try to learn talaga. Kasi, there are do's and don'ts. There are things that we can say. Hindi kami katulad ng iba na pwede, well, ang controllable na eh, no? Misa kahit na ano na lang. Oo, may masabi lang, no? May maikwento lang, may maichika lang, may i-content lang, no? Sometimes, kailangan din ng discretion. Wherever we put up stuff
here. Sometimes you also need to consider the child, no? May nanonood ba mga bata? Oo, makakasama ba ito? Kaya nga, di ba, pagka nagsiset up kami nito, is this for child, is this not for child, mga ganun mga policy, no? Oo, bago kami, tanong nyo ang mga vloggers, no? May mga ipipindutin ka dyan, every time napuput ka ng content. You have to check this box na is this for children, is this not for children. Pag ito ay, hindi pinoprotektahan ng mga kabataan, hindi nila itutuloy ang live mo, ikakat ka nila. And sometimes people doesn't know that, hindi nila alam yon, no? Kasi they're just watching. Diba? Well, anyway, mga Bellas, para mabigyan ko ng conclusion ng ating overall conclusion, yung i-highlight ko lang kung anong mga pinag-usapan natin today just for you to cope up with the next ating pag-uusapan, ano? Kasi pag-uusapan natin yung politics naman in pageantry, no? We will talk about the politics. Why politics? Kasi may nananalo talaga based on politics, no? Ayan na yan, no? Number one yan. Kaya nga maraming aspeto, eh, no? Hindi lang ganda talaga. Oo, yung inaganda rin, no? Katulad nga pinag-usapan natin yung beauty trend, no? Yung standard of beauty. And natutuhan nyo rin yung ethical standards ng mga beauty queens. Do they represent that queen purpose? Parang beauty with a purpose. Do they really represent themselves as somewhat what you say, no? Ikaw ba ang pinagsasabi mo ay you really like that? Oo, ganon. So, ike-question yan ni Madam. Ni Madam Auring, the An-An, the Impact Eaters, no? Pag hindi niya inalam yan, aba, bakit may papa-transformational transformation? Pag gagamitin mo pa yan, kung ganun lang na naman ipapanalo mo na superficial, no? At never ever say na just because Michelle D, no, ay hindi siya ganon ang standard ng beauty na alam ng iba na maganda sa paningin nila, eh hindi na tayo malakas. How dare you say that to Michelle D? Shame on you. No? Kung sino man yung nagsasalita na mas maganda ang kapitbahay natin. Kailan pa naging maganda ang inayos ng doktor kesa sa pinanganak na gano'n na ang pes at maganda na? Tayong mga Pinoy, pinanganak tayong mahahaba ang mga legs, hindi tayo sakang, magaganda ang mga hugis ng mga balakang, pinanganak pala, alam niyo yan sa sarili ninyo, ha? Tayo ang may pinakamagagandang hugis ng katawan. Sometimes it's too much kung aayusin pa ang mga some parts ng pero may nagpapaayos pa rin mga artista. Ginagawa, but there's nothing wrong. Pero hindi complete, no? May part lang. Hindi overall, hindi in-overhaul. Iba ang kalaban natin, no? And if that for the transformational leader, NME, at pag sinabi nilang yon ang basis na pagkakaroon ng white dad, and then magparitoke pa kahit may white dad na, no? Meron marami sa kanila dyan na happies na nga, nagpaparitox pa, no? More on botoxy, para talagang parang finilter ang mukha when it comes to ano. Pero pag nagtabihan na ang Pinay, napaghahalata yung tabinging mukha sa totoong mukha. No? Napaghahalata. Just like yung last, ayoko na magsalita, no? Just yung last na lang, no? Alam nyo na, yung pinagsasasabi ko. Kung if Michelle D, yung kanyang pagiging natural na beauty, bakit? May inayos ba sa mukha nun? Hindi pa pa-massage lang si pa-este-este lang. Eh, ano ba yun? Hindi mga opera yun. No? Yung mga oil na nilalagay, ng mga pag, yung mga, di ba, yung mga pa-slim-slim na inaano, it's not surgical procedure. At least, it's just maintaining yourself to be fit, to be beautiful. And look at those legs. Pwede mo bang iretoke ang ganong legs ni Michelle D na minana niya pa sa nanay niya?
na may DNA na ganyan, hindi ba napakaganda natin? So bakit sasabihin nyo hindi tayo maganda? At yun ang maganda, yung Latina at yung European, my goodness, hindi nga sila naliligo. Puro pabango, spray doll, ang tatapang ng mga amoy ni ka. And that is beautiful. Alam nyo, pagka may nag-comment na ganyan, hey, did you take a shower? Ganun lang ang sagot. I guess in your country, no one is taking a bath. Ano, kasi meron din akong Latinong ex noon, no? Bago yung partner ko. Meron akong ex na Latino. Kaya alam ko. Bakit akong pinili niya? Kasi ang ganda ko. Maganda pa sa Latina. O, diba? Pero hindi ako nang iwan, ha? Iniwan ko siya. Huwag na natin pag-usapan yun, no? Pero anyway, I have, no? Siguro pwede ko nang sabihin, matagal na kasing panahon, no? It's personal, pero it is a testament na para patunayan ko sa inyo na mas maganda tayo kaysa doon sa kanila. Kasi sa hygiene, hindi naman mabaho yung aking ex, no? Pero sa hygiene, kitang-kita nung aking partner kung paano tayo mag-ingat. Pilipino are very critical to themselves. Sa ating sarili lang kung paano tayo mag-ingat. Yan ang wala sila. Yung mga European, some of them, ang kikinis, akala nung makikinis ha, hawakan ninyo, mas softer ang mga balat ng Pinay. And if that's not beautiful, what is that? Huwag natin ibahin ang mentalidad natin based on the current beauty standard na nakikita ninyo sa magazines. There is no such thing like that. Why, one day siguro magiging AI tayong lahat. Oo, baka puro robot na at yung utak na lang natin ang ilalagay doon sa AI. No? Oo, baka pwedeng ikunturang lahat ng ating issue. Pero hanggat hindi pa naman tayo robotic era, eh huwag na muna natin gawing robot. Eh puro robot na nga sila dyan. No? Mga manikang disusi na halos lahat. Tayong mga Pilipina lang ang nagre-retain na no artificial flavor, no chemicals, no botoxy, no botulium, chinele mo lang barda. More on what? Ano tayo? Diba? Pa-cream-cream. Oo, diba? Palagay-lagay lang ng, oo, ng mga o, ng mga serum, mga natural serum. O, diba? Yung mga, o, diba? Yung mga ganyan, ng mga proven, o, diba? Pag nalilikay, o, diba? O, sige, oo. O, diba? Diba? Makeup natin yan. Ganyan ang mga Pinay, no? More on sa mga natural side tayo. O, diba? Formula. The formula of beauty. Natural. Pretty. O, diba? Natural look. O, pwede pang ihagod sa hair para, o, pati ang hair na mo-moisturize. O, what we put in our skin, we can put in our hair. Para, pretty to the maximum level. And then, we put a mineral water. Oo, hindi yung iniinom ha. Pwede rin naman mga spring water, no? Mga ganon. Oo. To, diba? Yan ang Pinay. Michelle D. So pretty, diba? Pag walang makeup, my goodness. Parang naka-makeup na. Gigising ka, ganun, parang anghel, no? Hindi yung parang ang kapal-kapal na parang merong ano, yung merong charcoal, alam nyo, may uling. Oo. Oh, very superficial. Let's not live on that. Kahit anong galing pa ng makeup artist nila. Looks can be deceiving. They are not like that in reality. We need someone na we can look up to based on the way they serve others, no? Yung talagang nagseserve, hindi yung nagseserban-serban lang. Come on. Let's change that perception. And I will never stop on changing
that aspect or that mindset of what truly is beautiful. Kaya nga may question na beauty can sometimes be accursed. Ayan yun. When does beauty becomes accursed? Beauty becomes accursed when you go to the doctor and change everything that God or your Allah, your Buddha, whoever, or whatever religion you have, or you don't have any religion, you're an atheist either. Whatever you have naturally, biologically, you change it completely. And that's not beautiful. That is accursed. Accursed will not be Miss Universe. Accursed, a beauty who transformed like a transformer will never ever become beautiful. Will never ever become standard. Na para kang anime, no? No, para kang drawing na gumagalaw. Walang ganoon. Oo, si Ate Bel lang, no? Ang mukhang ano? Perfect na perfect, no? Oo, ako lang. Mm-mm, walang kokontra do. Hindi ba? Charot. Parang mabaata ako, no? Anyway, that's it, Bellas. At tandaan ninyo that our next episode will be more interesting than you. Kailangan mag-upgrade, mag-level up. You know, I'll do a lot of things of research para sa inyo. At gagampanan ko ang pagiging hindi man perpekto, pero I can assure you na kung saan ko man kinukuha ang mga impormasyon ko. Okay? This is a holy grail for the bloggers to have. Also, para magkaroon din sila ng kaalaman. Okay? So, if ever, 101 Secrets on Winning Beauty Pageants is a really good book. Talagang marami kayong matututuhan. It's out in Amazon and also in audiobooks. Kung malabo ang mga mata, pwedeng makinig, mag-headset kayo. Then, you can just do your aerobics, you can do your what, no? Your gym, diba? And don't forget to be mindful, no? Don't forget to, magkaroon kayo ng self-reflection, no? In a day, relax your body, relax your mind. It can also help, no? And pageantry is part of life. Pageantry is way of life. It is not about the crown, bloggers, pageant queens, and us as a people, no? As a normal people, kahit nasa politics ka pa, pageant can help you go through life. Tandaan nyo yan. Basta lang pag-aralan ninyo, how can you not just win beauty pageants, but you yourself can win in life? Because if you don't know how to win in life, then you are just a queen without a crown. You are just a queen that is existing but not living. And you don't want to exist. You want to live. And having said that, maraming salamat po. Thank you for the wonderful time you have spent here at the Velas. I don't want to say to sound like a prophet, but I wanted to sound as if it could leave a mark in your heart. It could not change you per se. It will not change your life. It will not move you. But at least there is an inkling that Ate Bel just leave you something. It help you or not, then it's up to you how you will apply what I say in this podcast. Kung wala naman kayong mai-apply, eh di ang problema, nasa inyo na yan. Okay? Wala na sa akin. May Lord. Oo. Hi. May Lord. Oh, di ba? Lord. Ang ganda ng name. Lord pa talaga pangalan mo? Oo, no? Ganda. Lord, tapos may Brian. Wow! Oo.
Wow. I love you, Lord Brian, no? Ang ganda. It reminds me of someone, no? It reminds me of someone, that name. No? Whoever you are, wherever you are, I love you so much. You are part of me. You are part of the Bellas. Okay, ito na. Please, wag nyo i-comment sa mga vlog, sa live, kahit saan ako nyo usap sa inyo tungkol kay Ma. Okay, may natanggap na message ngayon lang, please. Opo naman po. Natakot naman kay ako, kay Ate Jeneline. May nabanggit ba ako? Bellas, oo, paki-replay ha. Wala naman ako nabanggit ha. Oo, kayo naman. Oo, Ate Jeneline, wala pa ako sinasabi. Please, patawarin ako. Patawarin niyo ako. Kakantahan na lang kita. Okay, kakantahan na lang. Okay, good night na ibes. Okay, ayun na yan. Maraming salamat to everyone. All I can say is that, okay, sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believe in, it's okay to be continued. Bye. Love ya.